Thank you, thank you, thank you very much, ladies and gentlemen. You're very kind to animals like us. Anyway, ladies and gentlemen, we are the Pork Chop Duo. Yes. I'm Porky and this is Choppy. Salamat po. We're the local version of Minudo. Like say good evening to our friends, to our distinguished guests, and most of all to the members of the Parents Teachers Association. Teka, sandali. Bakit na naman? Anong Parents and Teachers Association sinasabi mo dyan? O bakit? Anong mali ron? Pare, nandito ko sa ospital, mga doktor at saka mga pasyente ang ating audience ngayon. Alam ko, yan ang hirap siya. Hindi mo ginagamit ang utak mo, pare. At bakit na naman? Tatanungin kita. Oh. Sa dami ng taong niya ngayon nanonood ngayon, nakakasiguro ka bang walang magulang ngayon dyan? Kung sa bagay. Anong magulang sa English? Parents. Parents. Nakakasiguro ka bang walang guro ngayon dyan? Kung sa bagay. Anong guro sa English? Teachers. Teachers. Pag pinagsama mo yung dalawang yun, anong tawag mo ron? Association. Oh, di tama sinabi ko. Ilagay natin tumama ka ron. Oh, anong mali ron? Pero kabilin-bilinan ko naman sa'yo pag ang kaharap natin ay kapwa natin Pilipino, gamitin natin ating sariling wika. Alam ko yun. That's the formal way of greetings. Wala ko sinasabing hindi formal. Pero alalahanin mo sinabi ng ating dakilang bayani. Bakit? Anong sinabi ng dakilang bayani? Ang hindi raw magmahal sa sariling wika ay hindi makakarating sa paroonan. Tama yung umpisa mo, mali yung pangalawa mo eh. Ilagay natin nagkamali ako sa bagay. Pero yun naman ang pinapakiusap sa'yo. Pag tayo ay nasa nating lupa, gamitin naman natin ang sariling wika. Sa bagay, parang may katwirang ka, no? Tignan mo ako. Ako ba'y narinig mo nag-English? Never! Buisek! Yeah. Alam mo, minsan, nung kailan ba'y mabagyo ata yun? O strike yun? Naglalak doon sa may... Pupunta akong Chinatown, eh. Uh-huh. Wala akong masak yun, eh. Gabi na. Nag-check-in ako rin sa mga hotel doon. Uh-huh. May matindi pala hotel doon, hindi ka makakatulog. Bakit? Eh, butas yung bandang itaas eh. Yung pang pag sumilip ka, makikita mo yung kabilang kwarto. Ah, oo. Eh, kasi nung ako'y nagpapahinga, may nanay ko nagbubulungan eh. Aha. Chinese eh. Yan. Sabi ng Chinese, si nanay, siyunuri lang, kajutang, siyunuri. Sabi ko, ano kaya yun? Sinilip ko. Yan. Nakita ko yung Chinese, matanda na, hubad-dubad. Ba? Niyayakap yung babae. Sabi niya, hey, siyunuri lang, siyunuri lang, kajut lang. Talaga naman ha? Sabi ng babae, hindi, gusto mo, kiss lang. Kiss lang? Oo. Sabi ng Chinese, oh, sige, kiss na lang. Yan. Hinalikan niya sa pisngi. Yan. Wow. Amoy meron. Amoy meron? Oo. Oh, alam ko tayo, bumaba yung halik niya sa dibdib. Mm. Wow. Amoy meron. Amoy meron. Oh, babasa sa may bandan dyan, sa may puso din. Yan. Wow. Amoy meron. Amoy meron. Babasa doon sa baba na. Hinalik mo lang. Wow. Amoy meron. Hindi. Merong amoy. Pare, punta ka sa bahay ha. Bakit? Kasi 15th anniversary namin eh. Magse-celebrate kami. Ah, ganun ba? Balak ko nga eh. Katayin yung baboy na yung lagaan ko eh. Teka. Bakit? Para maghunos tili ka. Ba't mo nang parusahan yung baboy dahil sa 15 years yung nakaraan? Wala siya kasalanan. Diba, Chapi, nung elementary days mo eh, anong paborito mong subject? Math and English. Math and English. Arithmetic. Kamusta naman ang average mo sa card? Hindi ako mababa ng 90. 90? Hmm. Pila ka mataas? 95. Ako sa Kwan Elementary ng card ko 100. Ano ka ba? 100 sa card! 100? Kauna-una ang pupil nakatanggap ng 100 sa card. Elementary days ko. Kalukuhan. Ba yan, sinasabi ko siya. Paano nangyari yun? 50 sa arithmetic, 50 sa language. Sinubukan nga ako ng teacher ko sa arithmetic eh. Mm-hmm. Pinawa ko, Porky. Mm-hmm. Yes, ma'am. Stand up. Yan. Question. 2 plus 2. Anong sabi mo? 4. Anong sabi ng teacher mo? Good. O yan, ganyan. Next question. Yan. 4 plus 4. Anong sabi mo? Eh di good. Bakit good? Eh yung 4 ginud niya ito, 8 na ito eh. Pare. Oh. Alam mo, grabing babae rin yung tihin ko. Babae dito. Babae ron. Kabila. Terrible naman. Siya ba yung tihin mong pinasyalan natin sa ospital? Oo, oh, nabawasan lang yun nung ma-hospital siya eh. Pero teka, napansin ko bakit niya pala dala-dalawa ang nurse na kinuha niya? Siyempre, isa sa umaga, isa sa gabi. Eh, wala sa tanghali. Pagpahingin mo naman ang tiyuhin ko, masasagad yun eh. Hindi. Pero parang may nalalaban ko kung sa dagat. Sa dagat? Oo. Oh. Oo, kasi dahil kumuha ko ng semen nun, kaya lang di ako nakatapos eh. Bakit? Sabihin mo, may mga nalaman ka tungkol dyan?
Oo, pare. Nag-exam kami yan eh. Nag-aral nga ako ng seaman eh. Alright. Susubukan kita. Sige, subukan mo. Sa harapan ng maraming taong ito. Sa papanong paraan? Halimbawang ikaw ay kapitan ng barko. Aha. Pagkatapos eh, ikaw ay naglalayag sa dagat. Aha. Uh-huh. Biglang may dumating na napakalakas na bagyo. Anong gagawin mo? May dumating na bagyo? Hmm. Bababa ko isang angkla. Ang galing ha? Siyempre. Paglalayag mo ulit, biglang may dumating na dalawang bagyo. Anong gagawin mo? Dalawang bagyo? Oo. Oh. Bababa ko dalawang angkla. Tatlong bagyo? Tatlong angkla. Apat na bagyo? Apat na angkla. Pabihira naman yan. Ang dami ng angkla. Saan nagagaling mga angkla mo? Dito sa bagyo mo. Pare, doon sa bayan namin eh, lahat ng mga bagay talaga malalaki. Malalaki? Oo, pare. Paano mo nasabi yun? Pare, isipin mo doon sa bayan namin, pare, nakakita ng ahas. Pagkalaki-laki. Umaga nang makita, pare, yung ulo. Oo. Bihapon na, pare, makita yung buntong dumaan. Laki? Oo, ganun, parang kalaki. Maliit yan. Bakit, pare? Pare, sa bayan namin, ba, isipin mo, nagluto ng isang kamote. Isang kamote, 10,000 tao kumain. Yan ang kalokohan. Yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Isang kamote lang ang daming kumain. Isang kamote, 10,000 katao kumain. Yan ang kalokohan. Totoo yun, pare. Malaki naman sobrang ng kamote yun. Malaki yun, pare. Pero wala yun, mas malaki yung ahas namin. Hindi, mas malaki yung kamote namin. Mas malaki yung isipin mo hapon makita yung buntot. Mas malaki yung kamote isipin mo, 10,000 kumain. Mas malaki yung ahas namin. Mas malaki yung kamote namin. Mas malaki yung ahas. Teka, teka, teka. Para wag tayo magkalo. Hmm. Palitin mo yung ahas mo, palilitin mo yung kamote ko. Pare, palagay mo pa uundad pa ang politika sa Pilipinas? Pare, bago magbago na sa itaas, kailangan magbago muna na sa ibaba. Bakit mo naman nasabi? Alam mo naman ang bahay, para rin gobyerno yan. Siya nga? Oo, ito'y larawan ng ating pamahalaan. Mm. Tingnan mo. Sa bahay, ang Secretary of Health ang aking mga anak. Mm-hmm. Diyan ang nagpapaalala sa akin sa aking mga gamot. Mm-hmm. Ang miis ko naman, ang Secretary of Finance. Ang Secretary of Communication naman, siyempre, biyan ng kumbahay. Mm-hmm. At yung maid namin, yan ang Secretary of Interior. Oops, teka. Siyempre, ikaw naman ang presidente. Ah, hindi. Eh, ano? Ako ang hamak na magagawa na matapat na nagbabayad ng mga buwis. Thank you. Thank you. Ito po si Chappy. Yes, ito naman si Porky. Siguro eh, paalis na naman tayo next week, ano? Oh, mamimiss na naman nila tayo. Punta tayo ng London at saka ng Saudi. Oh, totoo yun. Porky, balita ko, nag-silent ka raw sa Japan nung bilang isang bellboy sa hotel. Totoo ba yan? Oo, kasi nasa banda ako noon, eh, wala kaming tugtog paglinggo, kaya nag-silent ako. Hindi okay naman ba yung pagiging bellboy mo sa hotel? Ba, okay na okay. Enjoy nga eh. Bah, eh bakit mo nasabing enjoy? Eh, ba't hindi ko masasabing enjoy? May sideline ka na, may napapanood ka pa. Teka, teka. Anong sinasabi mong mapapanood? Ganito yon. Mm-hmm. May na-discovery akong butas sa dingding. Aha. Uh-huh. Minsan nga, pagsilip ko, alam mo nakita ko? Ano? Paring ganda nung chikas. Wow. May kasamang hapon. Galing. Badi-jackpot yung chikas. Talaga naman. Darin mo yung hapon. Ah. Oh, siyempre. Nagubad nga yung hapon eh. Yan. Ang laki ng katawan. Uy. May sigaw yung chikas. Bansay! Bansay! Wow! Talagang tumulong yung chikas ha? Ah, tapos hinubad yung hapon yung pantalon. Aha. Eh nakabikini bip lang para yung hapon. Yan. Bah, lalo nagsisigaw yung chikas. Bansay! Bansay! Wow! Eto na. Hinubad nung hapon yung brief niyang bikini. Sumigaw yung chikas. Ay! Ano yan? Bonsai? Sa Chicago. Oh, bakit? Ano sa Chicago? Naka-invento ng isang uri ng chemical. Iahalo mo lang sa metal. Makakain mo na metal. Sandali. Ibig mong sabihin yung metal, nilalagyan ng chemical, nakakain na. Chicago. Oh. Pwes, magpunta ka ng Pangasinan. Hmm. Metal mismo, walang chemical kinakain doon. Sa Pangasinan? Pangasinan, metal mismo, walang chemical. Anong klaseng metal? Metal busang ampalaya, metal busang kamote, metal busang papaya. Bagong katimakis, katawin na. Bullshit! Chappy. Oh, bakit? Ito nga pala yung mga pictures na nakakuha nung Christmas party nila. Andiyan na. Tingnan ko nga. Wow! Ang gaganda! Pero teka. Teka, sandali. Bakit? Parang wala yata ako rito ah. Eh bakit? Kasama ka ba yan? Oo! Posible naman kasama ka tapos wala.
Kasama ako. Eh, ako pa nga ang kumuha lahat ng yan eh. Ay, tanga. Okay. Tingin mo yun, pare. Sobrang reckless. Bakit mo naman nasabi? Eh, isipin mong magpapasko noon. Namimili kami sa Divisoria. Takabangga pa. Yun lang? Eh, mas reckless yung tatay ko. Bakit naman? Eh, ang tatay ko, lumalabas pa lang ng garahe namin. Nakabangga na eh. Takabangga na? Eh, wala yan. Mas grabe yung airpot ko. Bakit? Reckless din? Airpot ko. Lagi nakatuga nga eh. Nangangarap pa lang bumili ng kotses para sa Pasko. Napokpok na sa ulo ng nanay ko eh. Inang! Dati, ikaw ba ano, naalala mo sa mga school days mo nun? Bay, masarap din ang school days ko. Ano, nakaraan, mga barkada, siyempre. Yun na kasi may naalala ko nangyari sa aming katawa to eh. Kasi noon, meron kami teacher, substitute teacher ba? Substitute, oh. Hindi nagpapakilala sa class, I'm your substitute teacher. Mm-hmm. My name is Miss Crepias. Ano pangalan? Miss Crepias, don't forget the R. Uh-huh. Yung sa classmate ko hindi nakikinig. Yan. Ang kahit ng teacher ko, hey you! Tinawag niya, yes ma'am, are you listening? Yes ma'am. Kung talagang nakikinig ka, what's my name? Oh, don't forget the R, don't forget the R. Nahulaan ng bata. Ano sabi? Ano sabi ng bata? Hmm. Anong pangalan ko? Sumagot yung bata. Ma'am, Miss Proke. Nya! Porky, nalang mo nung sumama ka sa akin sa probinsya ng Masko tayo? Anon? O bakit? Pare, hindi mo lang alam nung nasa bintana ka. May lihim na humahanga sa'yo. Oo, ba't mo naman nasabi? Titig na titig siya. Wala nga kurap-kurap eh. Tsaka sa pinong magagawin tingin mo sa kanya, hindi mo alam. Tumutungo siya, pare. Pero nahihiya. Bilib talaga ako sa'yo, pare. Talaga? Oo, anong sabi niya? Brick! Brick! Buset! Naalala ko yung uncle kong pare. Bakit? Pinasyalan namin yan nung bata pa ako eh. Magpapasko rin noon. Mm-hmm. Bicol pa yun, pare. Layo naman nun. Hindi lang yun. Sa bundok pa. Kinausap nga ng tatay ko eh. Tinanong kung anong sikreto niya at nakakatagal siya rin. Bundok yun, pare. Kaya nang sabi niya? Ping. Yun ang pangalan ng tatay ko. Dito sa bundok, tahimik, walang magulo. Wala akong inaatob kundi rosaryo. Ba, rosaryo? Rosaryo pagkagising. Rosaryo sa tanghali. Ba? At bago matulog, rosaryo pa rin. Religyoso talaga, ha? Tapos humingi ang tatay ko ng kape. Tinawag ng angel ko yung alalay niya. Sino? Si Rosario. Hey. After 20 years, binalikan namin siya ng tatay ko. Uh-huh. Sabi nga ng tatay ko, kung kasama pa rin niya si Rosario. Uy, anong sabi niya? Sabi niya, hindi na niya masikaso dahil matanda na nga rin siya. Dahil may edad na siya. Uh-huh. Salamat, umayos din. Nung pag-uwi nga namin, inherited kami ng uncle ko, kasama yung alalay niya. Eh, sino raw? Si Edad. Unang! Chappy, bilib din naman ako sa nanghuling siga sa amin. Bakit naman? Isipin mo, huli na pare, ayaw pa rin umamin. Pantigas ah! Ano ba nangyari? Ito nga kasi, nahuli nga siya eh, sa salang pagnanakaw. Uh-huh. Eh ayaw umamin talaga. Uh-huh. At pangalan si Pedrong Bulag eh. Pedrong Bulag? Dinala siya sa tatlong kwarto ng hepe. Tatlong kwarto? Oo. Sa unang kwarto, punong-puno sa lapi. Yan. Puro tigi 1,000, paldong-paldong. Naku ha? Sabi nga ng hepe, yan, Pedrong Bulag. Uh-huh. Nakikita mo yung isang tambak na pera niyan? Uh-huh. Sige, kumuha ka. Magpakasawa ka. Yan. Eh, anong sabi ni Pedrong Bulag? Boss, bulag ako. Mm-hmm. Kung anong yun nasa harap ang hindi ko nakikita yan. Wow. Wala talaga nang yan. Bigo pa rin si Hepe. Uh-huh. Ang ginawa na, dinala sa ikalawang kwarto. Yan. Yung mga kwarto ng mga diamante, ginto. Diamante? Lahat pa rin mamahaling bato. Wow. Nagsalim nga si Hepe dahil sa nagkikislapan eh. Mm-hmm. Sumigaw ulit si Hepe. Yan. Yan, Pedrong Bulag. Hindi ka ba nasisilaw sa kanyang mga batong yan? Mm-hmm. Sige, kumuha ka, kumuha ka. Yan. Ano sabi niya? Wala rin. Sabi ni Pedrong Bulag, boss naman, kung ano man yung nasa aming harapan, talagang hindi ko nakikita, bulag ako eh. Mm-hmm. Tapos, ginala siya sa ikatlong kwarto. Ikatlong kwarto? Punong-puno ng mga gandang babae, parin, patanggag. Wow. Ang puputi. Wow. Parin, sexy. Nuts. Parin, walang damit. Ha? Sabi ng hepe, yan Pedro, hindi ka ba natatakam sa mga magagandang babae niyan? Yan. Sumigaw si Pedro ulit, boss! Kung ano man yung nasa harap ko, talagang hindi ko nakikita. Bulag ako eh. Mm-hmm. Sumigaw na si Hepe. Kalokohan! Mm-hmm.
Kung talagang hindi mo nakikita yan, eh bakit nakatayo yung harapan mo? Porky. Oh. Alam mo naman itong pagpapapasko, di ba? Lahat ng mga overdue accounts sa Meralco, pare, ginagawa niya ni Dino double time para makolekta. Talaga mahigpit niya sa Meralco, pare. Iyo ko, pare, may barkada akong kolektor ng Meralco. Oh, anong nangyari? Eh, pare, ang ginawa niya, hindi niya makita sa umaga yung kanyang mga customer, yung mga kliyente, ha? Sa gabi niya pinuntakan. May overtime na yun, ha? Pare, yun ito nga. Isang beses, nagpunta sa subdivision. Ba, subdivision pa? Oo. Ang ginawa niya nakita yung ganda ng bahay, kinatok niya. Oh. Kinatok niya, pak, pak, pak. Pagkatok niya, pagbukas, pare, ba, ang ganda ng babae. Babae? Sexy. Naka-90s lang. Ano, matindi, ha? Eh, sabi nga ng lalaki, sabi ng barkada ko, eh, ako ay kolektor. Eh, ang inyong account ay overdue na. Baka pwede yung magbayad na ho kayo. Wala ka talagang bayaran, no? Eh, sabi ng babae, eh, wala ho akong pambayad ho rito at wala ho ang mister ko. Baka pwede yung bumalik na lang ho kayo bukas. Mapinabalik pa bukas? Paring ganda ng katawan ng babae. So, ano nangyari? Ang ginawa pa rin ng barkada ko, bumalik na bukasan. Bumalik siya, ha? Pagkatapos katok siya, pak, pak, pak! Pagbukas niya, paring ganyan, wala na pala yung 90s. Yung babae din yun? Nakabrat, nakapanty na lang. Ba, matindi. May sabi ng barkada ko, eh, ma'am, ako po yung kolektor sa Meralco, baka po ako pwedeng magbayad na hukit masyado ng overdue account sa inyo. Oh, ay, sabi ng babae, eh, wala pa rin ho yung mister ko, eh. Naku, patay. Baka pwedeng bumalik na lang ho kayo bukas. Eh, sige ho. Pinabalik na naman siya kinabukasan? Kinabukasan, pare. Pagkatok niya, pak, pak, pak! Pagbukas ng pinto, pare, wala na yung paring bra. Yung babaeng uling yun? Tanggal na bra, pare. Nakapanty na lang. Panty na lang? Ay, sabi niya, ako, alam ko na ho. Sabi gano'n ang bakalap. Inunahan ng kolektor, ha? Babalik ko ako bukas. Ba, matindi. Pakinabukasan, pare. Magang-maga pa lamang, pare. Medyo magkahapon ng konti, pare. Pumunta na kagad sa subdivision. Kinatok niya na? Hindi. Ba, hindi kinatok, ba, ha? Inisip niya, pare, yung una. Noon nang dating niya, pare, naka-90s lang yun. Oo, oh, tama, naka-90s, oo. Oh. Pangalawang gabi, nagpunta siya, pare, naka-bra, naka-panty. Wala na yung 90s, oo. Oh. Pagkatapos, sumunod naman, pare, naka-panty lang, walang bra. Wala nang bra, oh. Ngayon, pare, pati panty, wala na. Sigurado yun. Ang ginawa ng barkada ko, pare, lumapit sa pintuan. Hinubad niya yung pantalon. Hinubad yung pantalon? Binaba yung brief. Pati brief? Tapos, hinawakan niya yung kanyang sandata. Tinutok doon sa pinto. Bahay. Sabay katok. Pak, pak, pak. Bumukas yung pinto. Lumabas yung babae. Ba, pare, hindi. Ano? Nakita niya pare, laki ng katawan ng lalaki, nakaganyan sa pinto. Bakit? Anong kailangan mo? Patay na, wala na. Pare, hindi makakiboy pare yung aking barkada dahil hawak-hawak niya siyang dati. Wala na siya dusod ng pare. Tinatagan niya loob niya. Ano sabi ng barkada mo? Pag hindi kayo nagbayad, iiyang ko bahay niyo. Patay! Okay. Oh. Saan mo nga ako dito kay Dr. Cabral sa Jose Reyes? Bakit na naman? Kasi itong misis ko, parang may napapansin akong kakaibang kinikilos ng mga huling araw eh. Gusto ko ngang, ano ko ba? Kaya naiisip ko makipag-walay tuloy sa kanya. Eh, man, eh, bakit? Ano ba nangyari? Eh, bete, kakaiba nga ang kilos niya ngayon ah. Ba't mo naman nasabing kakaiba? Aba, isipin mo, dahil nasa spirito ng Pasko, ito totoong tupat kambing ang ginamit sa bilin at sa loob pa ng kwarto ng bahay namin nilagay. Sa loob ng kwarto ninyo? Oo. Oh, bako nga, hindi nga ako makahinga eh. Hindi ka makahinga? Hindi kayo mo, buksan mo muna yung mga bintana at saka pinto. Ano? Aba, eh, diligliparan yung mga kalapating nauna pang nilagay ko ron. Ay, sira din pala ito, buset! Chapi, oh. Ang galing talaga ng konsyel na nanalo sa amin sa lugar namin. Konsyel? Bakit? Kasi sinabi niya eh, sa Pasko, lilinisin niya yung mga siga sa amin. Eh, anong nangyari? Bari, napatino niyang lahat. Napatinong lahat, ha? Oo. Pero, wala yan. Mas magaling yung mayro sa amin. Bakit naman? Ba, sinabi niya, sa Pasko, lilinisin niya mga pasugalan, mga wedding, mga beer houses. O, ano nangyari? Ba, nalinis pa rin, nawala. Hina pa rin yan, mayor niya. Bakit? Mas magaling gubernador namin. Pare, pangako niya sa Pasko, lilinisin niya mga kabundukan. Porke, ibig sabihin, napasuko niya mga taong labas? Hindi. Pinagpuputol niya mga puno ron. Yun, kalbo na natang bundok sa amin. Bullshit! Kapi! Ha? Halik nga rito, bakit balita ko pinagulit mo rin yung house, sabihin mo? Ah, oo, last week yun. Bakit ba? Eh, music lover daw siya, kaya yun, binatukan ko. Uy, talo mo, noon ang masama nun. Siyempre, katulad mo yun, lahat ay may karapatang mag-appreciate sa music. Ano ba nangyari talaga? Eh, kasi, yung misis ko, alam mo, music lover eh, madalas kumakanta yun kapag naliligo eh. Eh, nakita ko yung simoy namin, malapit na sa banyo. Yun lang? Anong malay mo kung nasisiyas sa pagkikinig ng boss ni misis mo? Nakikinig? Oo.
Eh bakit mata niya ang dinidikit niya sa butas, hindi tinga? Yes. Pare, marunong ka ng mga use in a sentence, di ba? Uy, dati na natin ginagawa yan eh. Oo, sige. Ngayon, bibigyan kita. Shoot. Use Shanghai in a sentence. Shanghai? Simple. It's good to go shopping in Shanghai this Yuletide season. Pwede na rin. Pero mas maganda to. Ber, ikaw nga. Pare, hindi na-experience ng barkada ko yung Christmas spirit nung gabi ng Pasko. Bakit naman? Masyado kasi Shanghai sa gamot. Porgy, meron akong gagawin mo isang tula. Tula? Lagyan mo ko ng background na gitara. Background? Maganda ba yan? Bay, dapat magmaganda to. Pare, ganda mo para magbenta ng bonus ni Boss Armand, ha? Bay, dapat bonus ni Boss Armand may bigyan natin ito. Sige. Sa gitna ng ating gabi na hinahanap, hanap kita. Ikaw na aking pag-ibig, ikaw na aking ligaya. Subalit ako'y bigo hanggang itanong ko sa aking sarili kung may pag-ibig nga o wala. Kung mayroon ay nasaan, oo nasaan, nasaan ang pag-ibig? Ang nagmamahal, Tiagong Bulag. Bisit! Thank you. Salamat po. Merry Christmas nga ho pala, mga kaibigan. Mga ninaw, mga ninang. Sana naman ho, na kayo magtago. Ako nga pala si Porky. Ito naman po si Chappy. Ito na naman po kami. Pasko na. Paskong Pasko po. Kaya kami humabati sa inyo. Maligayang Pasko at maligong bagong taon. Yes, maligo kayo sa bagong taon. Porky! Oh! Bakit Chappy? Grabe talaga ang pagpasko, no? Oh, sinabi mo pa. Ang hirap sumakay. Totoo. Bay, nakita kita kahapon sa Mega Mall, habang nag-aabang ng taxi, eh. Ah, yun ba? Bay, nakita ko nga yung pumara sa tapat mo yung taxi, tapos biglang may sumakay na lalaki, nagunahan pa kayo, eh. Yun na nga, eh. Tapos pinasakay mo yung lalaki, di ba? Oo. Bigla mong pinigil. Oo. Tapos nagtalo kayo. Oo. Ang lalakas nga ng mga boses nyo, eh. Tapos maya mo niya, sumakay na siya. Kilawayan mo pa. Ang labo mo, pare. Naduwag ka. Hindi. Ang lito na. Kasi naman, pare, ano. Ang laki-laki ng katawan mo, natakot ka. Hindi, kasi nga pare, ganito. Tapos sana, binatukan mo, tinadyakan mo. Pinilipit mo leg. Ang lit-lit na na. Sa akin, di obra yung pare, kahit magpilit pa siya. Kasi nga pare, malileg daw siya. Meron, pakialam ko kahit na malileg siya. Bakit siya ba sa malileg? Sa karate tournament. Okay, tama lang, pinasakay mo pagkat para. Buset! Porky. Ha? Oh. Halimbawa pare, si Gregorio Del Pera ay nakapatay ng 10 Amerikano. 10? Si Diego Silang naman eh, nakapatay ng 5 Amerikano. 5? At si Gabriela Silang na asawa niya, eh, nakapatay ng 30. 30? Ilan lahat ang napatay nila? Pare, gawin mo na lang kayang panahon ng hapon. Bakit? Kasi mahina ako sa panahon ng Amerikano. Buisit! Pare, ganyan ka. Sige. Total, Pasko naman ngayon na. Sa bagay. Bagay, basta Pasko, dapat talaga mag-celebrate yung mga tao. Pero pare, sabihin ko sa'yo na tapatan, ano? Ang swerte ko sa mga anak ko. Bakit na naman? Bah, isipin mo lang sa tuwing darating ako ng bahay, hinuhubad ng mga anak ko yung aking sapato. Saka binibigay yung chinelas ko. Swerte mo pare, no? Bakit? Eh ako, natanggal ng anak ko yung sapatos ko at saka inabot din ng chinelas, eh. Oo. Hindi ba naman swerte mo yun? Eh ba sama roon? Yan, sama nga, eh. Papalis ako kung ginagawa nila yun, eh. Lakwatsa ka ng lakwatsa, eh. Bisit. Porky, marunong ang mga use in a sentence, di ba? Oo, oh, dyan tayo sanay. Oo, oh, sige, okay. Use shanty in a sentence. Shanty? Oo. Oh. Ang dali. Sige nga. Shanty is a poor dwelling place. Pwede na rin.
Pero meron pa ako mas maganda dyan. O sige, ikaw nga. Shanti in a sentence. Pare, yung ate nung akin niligawang si Gerly, laging nakikialam. Hmm. Pag nainis ako, pare, siya ang titirahin ko eh. Ganyan ang gusto mo labanan, ha? Bakit, meron ka? Meron. Sige nga. Sige. Okay. Use ABC in a sentence. ABC? Oh. Simple. ABC are the first three letters of the English alphabet. Galing mo, pare. Pero mas okay ito. Meron ka? Meron. O, sige nga. ABC in a sentence. Aha. Uh-huh. Pare, tinatawag kita ng Pasko ah. Hmm. ABC ang telepon mo. Kaya tinamad na ako. Okay. Ang saya ko. Bakit na? Kasi nag-usap kami ng masinsina ng misis ko eh. Hmm. Parang New Year's resolution namin, ganun. O yan, anong nangyari? Aba, hindi nagkasundo kami. Paano nga nangyari? Sabi ko, gawin namin lahat ng pagtitipid. Siyempre, panahon ng parang pagtitipid ngayon. Pumayag naman siya. O, paano ang ginawa niyo? Simple lang. Sabi ko, kung matututo siyang magluto at maglaba, abay, siyempre, papalisin ko na yung maid namin. Laki tipid daw. Kaya nang sabi niya? Sabi niya, kung aagahan ko rin lagi yung uwi ng bahay at lagi ko siyang lalabingin, pati driver namin, papalisin na rin namin. Di ba, laki tipid noon? Ay, tanga! Chapi, yung kapatid ko. Bakit? Di ba, alam mo naman yung utol ko? Hmm. Di mapakali noon dati nung walang trabaho, walang kita. Ah, oo, si Boy. Oo, pero last week, nakapasok na siya pare. Yan ang Christmas wish niya eh. Laki nga ng kita niya eh. Eh, di wala nang problema. Meron pa rin eh. Bakit? Kumikita nga siya, pero wala pa rin siyang trabaho. Teka po. Meron ba noong kumikita, pero walang trabaho? Oo, oh, meron. Saan? Eh di, sa gobyerno. Sabi, ang lakas ng bagyong dumaan noon bago magpasko. Ay, sinabi mo pa. Isipin mo pare, sa lakas ng bagyo, ninupad yung antena ko. Pati yung maliit na bubunga ng dirty kitchen ko. Pati nga yung swing sa garden, tinumban lakas ng bagyo eh. Grabe. Eh pare, talagang grabe. Eh, ikaw ba? Anong nadali sa inyo? Oo, hindi ko pa alam eh. Hindi okay. Alam ko anong nag-iba sa bahay ko eh. Tiba naman ang bahay mo. Hindi kagad nakita kung anong sira? Hindi mo nang naintindihan eh. Kaya di ko alam kung anong nasira. Buong bahay ko tinangay. Hinahanap ko nga, nawawala. Ay! Pambihira. Paskong Pasko, naharang ako. Bakit naman? Kasi ba eh, nagpatingin ako dito sa panaramdaman ko. Hmm. Kasi para akong mayroong split personality eh. Harang talaga. Tiga, paano mo naman nasabi? Kasi pag nakakainom ako, ang bait-bait ko. Hmm. Pero pag lasing naman ako, nagwawala ako. Oh. Eh, nagpa-check up nga ako. Kaya nga, ano nga nangyari? Yung gumaling naman ako. Eh, gumaling ka naman pala, yun ang problema mo. Yan problema nga eh. Magbabayad na ako, ang mahal eh. Tinanong ko, magkano man doctor's fee niya? 200 daw. Hmm. Dahil ka lang mo sinisingol ko ng 400. Eh, bakit doble? Nag-iisa ka lang naman ah. Ha? Siguro dahil Pasko kaya doble bayad mo. Hindi. Sinisingol na pati yung split personality ko. Luis eh. Narano mong, ano, teenager ako noon. Pumasa ko sa Kristan eh. Wow, galing yan. Pare, may story doon. Uh-huh. Yung story ni Pedro. Hmm. Kasi pare, yung si Pedro yun, ewan ko ba, napakalikot ang kamay. Uh-huh. Eh, minsan, nung nangulayta kami ng contribution ba, hmm, ba nakita ni Father, nagbulsa na 50 pesos. 50 pesos? Oo, galing siya contribution. Wow. Galit na galit yung pare. Hmm. Di na nagbibihis na kami. Sabi ng Father kay Pedro, Pedro, hmm, may iwan ka. Di pa yung si Pedro. Hmm. Diba nung wala ng tao eh, sabi ng Father kay Pedro, halika Pedro, sumama ka sa akin sa confession room. Confession room. Bakit ang Father? Huwag ka nang maingay basta sumama ka sa akin. Di nagpunta na sila sa confession room. Yeah. Ngayon Pedro, wala ka bang ikukumbisal? Sumagot si Pedro, wala ho Father, eh, wala mo na akong kasalanan eh. Hmm. Sige na eh, pagtapat mo na. Mangumbisal ka na. Eh, wala mo na ako ikukumbisal Father, tsaka kakukumbisal ko nung isang linggo eh. Mm-hmm. Talaga bang ayaw magsalita? Anong kasalanan ko, Father? Sumagot yung pare. Ay. Ilabas mo na yung 50 peso na dinukot mo. Ano nga, Father? Hindi marinig? Hindi marinig. Sabi ng Father, imposible hindi mo marinig. Screen lang yung nakaharang sa atin. Uulitin ko, ilabas mo na yung 50 pesos na kinuha mo kanina. Father, talaga hindi ko marinig eh. Ang galit yung Father.
Posible hindi mo rin. Gusto niyo, Father, sabi ni Pedro, palito tayo, Father. Yeah. Diyan ako sa loob, dito kasi may labas. Nagpalit. Nagpalit sila. Uh-huh. Ito ang inasabi ni Pedro. Ngayon, Father, sabihin mo kung narinig mo ako, sino yung babaeng lumabas sa kwarto mo kagabi? Ano sabi ni Father? Tama ka, Pedro. Talaga hindi marinig dito. Porky, bakit gusto ko mag-isip? Bakit? Pasko-pasko, nag-iisip ka. Eh, ano bang iniisip mo? Eh, kasi iniisip ko kung ako'y may pag-iisip. Bakit namang iniisip mo na meron kang pag-iisip? Kasi kanina pa ako nag-iisip. Ito, Pasko ito nang maisip. Pero wala akong maisip eh. Iniisip ko tuloy na kaya wala akong maisip. Kahit pilitin ko mag-isip, at di ko maisip dahil wala akong isip. Teka, teka. Bako nga pala mag-isip, ano bang tunay mong pangalan? Kasi pinaka-isip. Ay, yeh! Pare-pare din ba yung kwento ng pamilyang ni nagkakagulo? Teka, teka. Hindi pa tayo. Ba't alam mo nangyari doon? Eh, kasi yung anak nilang pinakabunso, eh, para bang may pagka-abnormal eh. Kawawa ka naman. Nilapitan nga yung nanay niya minsan sa nag-usap sila eh. Hmm. Yung sabi nga nung batang may sira ng kote, sabi, Mami, Mami, why am I so stupid? Ano sagot ng mami niya? I'm too busy. You better ask your brother. Sabi sa brother niya? Sabi sa brother niya. Mm. Sabi niya din sa brother niya, Brother, brother, why am I so stupid? Ano sagot ng brother niya? I'm too busy. You better ask your sister. Sabi sa brother niya? Sister niya? Nagpunta sa sister niya. Mm-hmm. Sabi niya sa sister niya, Sister, sister, why am I so stupid? Ano sagot ng sister niya? You better ask daddy. So, napasa naman sa daddy? Nagpunta sa daddy niya. Ano nangyari? Tinanong yung daddy niya, Daddy, daddy, why am I so stupid? O, ano sagot ng daddy niya? I don't know, son. Hindi, hindi. Marunong ka naman spelling. Ah, spelling. Sige. Anong gusto mo pa spell? Spell committee. Committee? Hmm. Simple. Committee? Ha? Siyo! Dumali, committee! Sandali. Bakit? Huwag ka nagmamadali. Pag ikaw yung nagbabaybay, lalagay mo ng damdamin yung feelings ng naunawa ng lahat. Oh, kalokohan yung kay. Lagyan mo ng feelings yung kay. Wala, pag binaybay mo yan, pareho yan. Magkaiba yan. Pareho yan. Magkaiba yan. Magkaiba? Ha? Oh. Well, ikaw nga, spell committee. With feelings? With feelings? Oh, sige. Simple. Ladies and gentlemen, committee with feelings. C. O. Ay! Tite! Hoy! Ano na kaitindihan ka mo? Puro kakalokohan eh. Pati mga bata niya, baka gayahin kasi ginagawa mo niyan eh. Mga pala pare, nag-away kami ng misis ko gabi. Bakit? Eh, medyo, siyempre, alam mo naman eh, medyo, nawala ako ng ilan linggo, medyo mainit ako. Hmm? Niyaya ako mag-make love yung misis ko. Aha. Uh-huh. Ba, yun ang gagamit ako ng condom, nagalit sa akin. Ba, iba yun, sabi pa naman ni Dr. Parbier, di ba? Eh, nga, sabi ko eh, inaanak ko nang ang kapakanan mo, nagagalit ka pa sa akin. Hmm. Nagalit ko magamit ako ng condom. Bakit nagagalit? Eh, ko, sabi niya eh, ikaw nga kumain ng saging na may balat, kung anong pakiramdam mo. Pero, ano ba yung nasabi ni Tito Dolphin na galit na nawawala ka? Saan ba nagpunta? Nasa Japan tayo? Ngayon naman tayo, medyo Pinoy, medyo pag malabas tayo ng bansa, gusto mo na magliwaliw. Naganap ako, bumili ako ng supot eh. Supot eh? Wala ka bang dalambag? Kapote. Eh, hindi naman muulan doon ah. Condom. Pambihirang marami dito sa Pilipinas, sa Japan ka ba naghanap? Pare, ito pala sa Japan, everything is okay, ha? Oo, alam mo, pagdating sa sex para penalya, sa Japan talagang legal yan, maraming makita ng tindahan yan. Aba, may nakita ko pare ng titinda, dalawa, ang gaganda. Anong titinda? Titinda mismo, isang babae, dalawang babae mismo. Babae? Ang gaganda pare, isang nasa loob, isang nasa labas. Hindi ka ba nahiya? Abi, nahiya nga akong ginawa ko, medyo nagmatyag ako ng konti. Ngayon? Maya-maya, may nakikita ako pare, Pinoy din, lumapit, bibili. Ng condom din? Oo. O, ano nangyari? Ang sabi ng Haponesang nasa labas eh, do not be ashamed, here in Japan, everything is okay. O, tama o. Pagkatapos, maya-maya pare, hinawakan ng zipper, binaba, tapos hinawakan. Bakit hinawakan? Para malaman ang sukat. Tapos sumigaw sa loob, this is small, you give me small. Size small, oh. This is medium, you give me medium. Medium, nagbago. This is large, you give me large. Ba, large, ha? Forget about it.
Just give me napkin. Bakit napkin? Nagkatalo, ganun lang. Eh. Buset! Puro ko naman kalokohan eh. Isang lalaki ang biyaglalakad sa gilid ng kalsada. Nang dahil sa nervyos. Ano nangyari? Namatay. Kawawa naman. Isang lalaki ang tumatawid sa kalsada. Nang dahil sa nervyos. Ano nangyari? Namatay. Kawawa. Isang lalaki ang tumatawid sa rilis ng tren. Nang dahil sa nervyos. Namatay. Buhay. Bakit? Wala namang tren. Pogi. Hmm. Busit na busit ito kahapon. Bakit na naman? Naisipin mo, sinama ko yung mga anak kong mag-swimming kami sa Los Baños. Oh. Baby, mo nagtatalo yung dalawang bakla. Mm-hmm. Talagang hindi tumitikil. Doon pa lamang sa tubig. Talagang nagbababag na. Ba, matindi ha? Oh. Naisipin mo naman kasi biglang may lumutang na kondom doon sa gitna ng dalawang bakla. Oh, ngayon? Tapos sumigaw yung isang bakla. Oy! Aminin mo, umutot ka no? Aminin mo, umutot ka no? Bakla nga. Pare, naalala mo nagsiyo tayo sa Eduardo's bago nagsara yon. Dito sa May Rose Boulevard yun, di ba? Oo. Ba't lang naalala mo ron? Aba, isipin pare, right after hours yun, lumapit sa akin yung waiter eh. Umuwi daw kagad ako, minute pa, urgent. Yun yung hinahanap kita, sa ka ba nagpunta? Yun na nga, may sulat nga sa akin, dapat na umuwi kagad ako eh. Oo. Oh. Ang ginawa ko pare, pagkakuha ko nun, hinubad ko yung uniforme ko, lumabas na ako. Hindi ko na ginamit yung ating sasakyan eh. Teka, wala pa naman tayong sasakyan nun ah. Kaya hindi ko nagamit eh. Ayusin mo. Eh paglabas ko pare, may nakita kong dumaan na jeep, sumakay na ako. Sumakay ka ng jeep? Aba pare, yung tumatakbo na yung jeep, kinakapa ko yung pera ko sa bulsa ko, nakita kong si 50 centimos. Naku, piso pa ang pera nun, kulang ang pera mo. Yun nga, pero may napansin ako pare, may pagkaduling yung driver. Teka, anong connection ng duling sa pera mo? Aba ba, pag nakita niya yung pera ko, ilan ang tingin niya? Duling siya? Bali, dalawa. Tama, piso! Sigaw pa ako eh. Sumigaw ka. Bayad ko! Hindi pumalag. Ayos. Pero problema ko, parang nabababa na ako eh. Bakit? May nagalit yung driver. Oy, kulang pato ah! Nako, patay. Sabi ko, bakit? Magkano ba binigay ko sa'yo? Tama. 250. O, ayos. Hindi rin eh. Bakit? Dalawa rin yung tingin sa akin, sinisingil yung kasama ko eh. Hindi! Chubby! Bakit mukhang natatawa ka riyan? Wala. Naalala ko yung barkada ko si Mar. Bakit? Eh kasi isang gabi kinausap niya yung driver niya eh. Oh. Sabi niya, palagay ko, may kinalulokohang iba yung misis ko. Uy, anong sabi ng driver? Sir, pinagsiselos niyo yata ako eh. Anong ginawa niya? Eh di sinapak niya. Yes. Ano yung natutunan ko sa abroad? Ano? Abroad? Ah! Yung pangit mong yan tatanggapin sa abroad? Uy! Huwag mo kami mapamatahin kay mga pangit. At bakit? Kami may kasabihan. Na naman. Pangit man din at tukha sa tingin. Eh no. Nakabubuntis din. Hoy! Puro kakalukuhan ka ng mga babae mo ano, dyan eh. Puro kabastusan. Kaya na sinabi ko sa'yo, nakarating ko sa iba't ibang lugar, sir. O sige. Nakarating ka ng iba't ibang lugar. Saan ka naman nakarating, Aber? Nakarating ako ng Europe. Europe? Saan sa Europe? Nagpunta kami ng Venice. Uy, maganda rin sa Venice. Nagtuloy kami ng Vienna. Yan, sa Vienna. Pumasok kami ng Frankfurt. Frankfurt. Tumuli kami ng sausage. Uy, ano sausage? Tapos pumasok kami ng Rome. Yan sa Rome. Anong, ano, saan sa Rome? Rome 401, 402, 403. Eh, mga kwarto yan eh. Fashion. Bibilib ka pare Paris. O, kalokohan na naman yan. Totoo yan. Sa Paris? Oo. Oh. Bakit? Anong fashion sa Paris? Kung anong kulay ng buhok mo, siya rin ang kulay ng damit mo. Sabi ko na ba, kalokohan na naman. Nakita ko mismo eh. Ibig mong sabihin, ipinaparis yung kulay ng buhok sa damit? Oo. Halimbawang ganyang itim ang buhok. Itim ang damit. Pareho? Oo. Eh kung pula buhok? Pula rin ang damit. Eh kung dilaw ang buhok? Dilaw din ang damit. Eh paano kung walang buhok? Wala rin damit. Kaya may papasin siyo ba yung ganyan? Puro kakalokohan. O Chubby? Nagpunta ka rin kay Jimmy kahapon. Ah, oo. Naproblema nga siya eh. Eh, bakit? Kasi problema yung pagkalalaki niya eh. Bakit na naman? Yan laging malungkot. Ayaw mag-plug si Remo nung kanya. Kaya tuloy, lumayo yung chick sa kanya. Kawawa naman. Uy, anong ginawa mo? Eh, di sinamahan ko siya doon sa barkada ko. Si Dr. Dela Cruz. Teka. Hindi ba doktor ng hayop yun? Oo, pero okay naman ah. Lagi naka-plug si Remo na siya at bumalik na yung mga chicks niya. Yun naman pala eh. Kaya lang may problema. Ano naman? Bakit ba tuwing umaga eh, pag-ihi niya, tinataas niya yung paa niya. Hi! Ano mga plus report? Plus report. Yan, plus report. Opo, narito po isang plus report. Yan.
Isang babae ang natapong ang titi hati-haya, nag-aabang ng laking mata tapa. Eh, puro kalokohan yung bati. Pero pare, alam mo, nung tayo ay misang bumiyahe, pagpunta ng probinsya noon? Quezon na tayo, sinasabi mo. Naalala mo para nagkaroon ng encounter? Ako, muna paalala at ako'y kinikilabutan eh. Yung ginawa ko pare, pagbalik natin ng Maynila, nagpa-insured ka agad ako eh. Ikaw nagpa-insured? Ha! Oh. Bapare, ingat ka sa insurance. Bapare, maniniwala ka sa insurance na pinasok ko eh. It has the longest coverage. Kalokohan. Oo, totoo pare. Ba't mo nasabing longest coverage? Bili mo ang coverage nila from birth to death. From birth to death? Oo. Oh. Oh, makes it. Bakit? Yung sa kaibigan ko, pare, mas mahaba ron. Paano mo nasabi? Yung sa'yo, from birth to death. Oo. Oh. Yung sa kaibigan ko, from womb to tomb. Mira, no. Birth to death. Womb to tomb. Mas mahaba na yun. Wala pa rin yan. May mas mahaba pa ron? Mas mahaba pa rin yung sa isang barkada ko. Anong sa barkada mo? Yung sa'yo, from womb to tomb. Womb to tomb. Yung sa barkada ko, from erection to resurrection. Sa bayaran. Sa bayaran. Ayan. Yung sa barkada ko, alam mo, namatay yung kliyente ng gabi. Huh? Kinamukasan, first thing in the morning, inaabot ang check-in, walang 24 hours. Mabagal. Wala lang ang 24 oras. Namatay eh. Ngayon, bukas pa babayaran? Magang-maga, walang 24 oras. Kawawa yung tao. Mabilis na yun. Mas matindi pa rin sa barkada ko. Wala nang bibilis doon. Mas matindi yun. Ba't ano sa barkada mo? Yung barkada ko, pare, sinamahan ko yun. Pumunta kami ng Ayala, Makati, pare, opisina. Mm. Umakyat kami ng 10th floor. Pumirma yun, pare. Mm-hmm. Pagkapirma. Nahulog, na-accidente, nalaglag sa 10th floor. Nahulog? Pagdaan niya ng 10th floor, inabot na cheque. Wise! Puro kakalokohan eh. Samahan mo ako ron. Nagsara ng araw din yun. Ano sinasabi yung mga oldies 60s, 50s? Ano siya nga pala. Oh. Ang audience natin yung karamihan, mga manggagamot, mga pasyente. Mm. Ang Pinoy, alam mo yan, when it comes to music, ang pagmamahal niya ay walang hangganan. Ito to yan. Aba, itignan natin ang audience natin ngayon, how far they can go as far as music is concerned. Sa papanong paraan? Kapag ang inawit ko yung nagustuhan nila, ng mga panahong 1950s and 1960s, malalaman mo yan sa pamagitan ng palakpak. Papalakpak sila. Ngayon, kapag inawit mo na yung nagustuhan nila, the same way, malalaman mo rin yan sa pamagitan ng palakpak. Ah, ang ibig mo sabihin, parang contest tayo, parang may ng palakpak. Why no, call ka? Mas maganda lang natin ang pusta. Sure. 1,000,000. 2,000 malapit sa katotohanan. O sige, call. Kapi, may kilala ka bang pwede mag-artista, lalaki? Bakit? Kasi meron akong kakilala eh. Producer, naghahanap ng leading man eh. Wala naman akong kakilala, sino bibigay ko. Teka muna, nandito ba siya nanonood ngayon? Oo, nandun. Ako po. Eh, tipo, sumusubukan mo ako, pare. Ikaw? Oo. Oh. Mapahiya pa ako, wag na. Sigurado ka nanonood? Oo, lang. Dyan nga eh. O sige, pare. Kaya ko yan. Kaya mo? Abisinin mo ako. Subukan kita. Sure. Sige, halimbawa, tatlong eksena ito, ha? Tatlong eksena? Oo. Una eksena natin dito, malungkot ka. Malungkot ako. Imagine mo, iniwan ka ng siyota mo, pinindeho ka, tinurotot ka. Teka, sandali. Bakit naman? Wala nga, imagine ko lang talaga, maiiyak na ako, eh. Imagination, ayaw mo ba? Sige, andyan, nanonood, ha? Oo. Sige. Ito, dialogue mo. Yan. Bakit? Bakit? Bakit mo ako iniwan? Bakit mo ako iniwan? Okay? Okay. Ready? Sige. Quiet! Up! Lights! On! Camera! Rolling! Action! Ano sasabihin ko? Bakit mo ko iniwan? Oh, sige. Simpleng dialogue eh. Sige. Ready ka na? Up. Okay. Quiet! Up! Lights! On! Camera! Rolling! Action! Bakit? Yan. Bakit mo ko iniwan? Galing, okay? Ang alam, pagsubok, masaya ka rito. Masaya. Imagine mo si Yota mo, bumalik, may anak na kayo. Teka, sige. Bakit? Umalis na single yun, bumalik na may anak. Matutuwa pa ako? Beta, ayun, wala kang pagod. Ayaw mo ata eh. Oh, sige, kunyari lang naman eh. Oh, masaya ka rito. Yan. Dialogue mo, salamat, bumalik ka. Masaya ako. Masaya ka. Sige. Ready? Up. Quiet. On. Lights. On. Camera. Rolling. Action. Salamat. Salamat, bumalik ka. Okay, alright. Pangatlong pagsubok. Pagsasamahan natin malungkot saka masaya. Ano? Malungkot saka masaya. Ba't, hindi mo kaya? Kaya ko. Hindi mo ata kaya eh. Hindi, sige, tuloy na. Dito na eh. Oh, sige, ang dialogue mo, napapano ako. Napapano? Malungkot muna tayo. Malungkot. Lights! Up. Camera! On! Action! Napapano ako. Malungkot. Napapano ako. Masaya. Napapano ako! Malungkot. Napapano ako. Napapano ako. Masaya. Napapano ako. Napapano ako. Wala mga kaibigan, sira na ulo. Bullshit. Samahan mo nga ako. Pupunta lang ako kay Attorney Joe Cruz. Yung banang ko. Bakit? Hingi ko lang ng payo yung problema ko si Jody. Bakit nga?
Eh, didimanda raw siya ng kumari ko ng infidelity. Grabe naman. Paano ba nangyari? Eh, kasi may hinala si kumari na nagluloko si kumpare. Ano niya nasabi yun? Eh, simple lang. May kutob si kumari na hindi si kumpare ang ama ng binubuntis niya. Ina! Well, pare, mahilig ka raw sa mga aso? Oo, paborito ko yan. Bihira yan, pare. Isipin mo, baboy nag-aalaga ng aso? Eh, buisit. Puro ka naman kalokohan eh. Pero teka, kapag nakita ko yung pinsa mo si Bernard, galit na galit ah. Ah, oo. Eh, bakit ba? Kasi dun sa kiyaw na ibon niya, yung bagitin, yung bang galit sa Palawan. Bakit? Eh, di marunong marunong salita yung ibong yun dahil matalino. Oo. Eh, minsan nag-aahit siya. Sabi ng ibon, masugatan ka sana! Masugatan ka sana! Ano sabi ng pinsan mo? Oh, syempre, galit. Mm-hmm. Sabi, pag di ka tumigil, ibabalibag kita. Ba, tuloy pa rin yung kiyaw. Sabi, masugatan ka sana! Masugatan ka sana! Uwe, anong ginawa? Ba, yun inuwa ka sa legig. Tapos, nilagay sa minidoro. Tsaka tinakpan. E di natahimik. Tapos, maya-maya, dumating yung girlfriend ng pinsan ko. Mm-hmm. Sigaw siya, already na ako! Nakabihis na, ha? Uwe, anong sabi ng babae? Dear, hindi pwede. Napula ang ribbon. Patay. Pwede bang magamit ang CR mo? Sure, sabi ng sampit ko. Pagbukas ng inodoro, sabay upo yung babae, sumigaw yung ibon. O, di nasugatan ka rin! Nasugatan ka rin! Hindi na sinasabi siya puro kalokohan eh. Kaya dyan, nagagalit siya si Bert Marcel yung kalokohan mong yan. Bakit naman magagalit sa akin? Naalala mo yung huling biyahe nating hatid sa'ya? Oo. Oh. Ay, hindi ba't bago tayo sumakay ng aeroplano? Nag-meeting tayo sa VIP room. Oh. Anong kabiling-bilingan ni Bert Marcelo? Pagdating na pagdating sa airport sa Rome, siya ang mauuna sa immigration sapagkat siya ang leader ng grupo. Akalay mo magpatiw na kaya eh, hindi ka naman marunong mag-Ingles? Oy, Pilipino yata ito. Eh, ano ngayon? Alalahan ng Pilipino, bago nagsalita yan, pinag-aaralan mo na sa paligid niya. Bakit anong pinag-aaralan mo ron? Ma, dalawa na una sa akin. Ano-ano? Isang British, Amerikano, pangatlo ko. Magagaling sa English mo ngayon. Tinanong ng immigration officer yung British. Anong tinanong? Will you stay long here, sir? Anong sagot ng British? I'm afraid not. Kita mo, ang galing sa English. O tinanong Amerikano. Will you stay long here, sir? Anong sagot ng Amerikano? Well, I'm afraid so. Galing talaga sa English. Yung tinanong nga, pangatlo ko sa pili. Ikaw na tinanong. Will you stay long here, sir? Anong sagot mo? I'm not afraid. Patay. Mali yung sagot mo eh. Hindi, parang hindi ako natatakot sa nakamakarating. Mali nga yan ang hirse. Banat ka ng banat, puro ka mali. Sa ayos, Dubai. Ayos nila yung tanong nila. Yan nga sa Dubai. Ganyan din ginawa mo sa Dubai. Anong sabi ko? Tol, hayaan mo mauna ako. Pakinggan mo yung sasagot ko. Nagpatiwala ka na naman. Nung tanongin ka na official citizenship, ano sagot mo? Pilipino! Tama! Nung tanongin ka natural mo, sagot mo? Cesarian! Anong cesarian? Eh, tinatanong mo ako! Tinatanong ka kung tunay kang pinanganak na Pilipino! Iba, ayusin lang tanong nila! Ayusin mo, pakikinig mo! Pare! Hmm? Isipin mo may magandang babaeng patay na patay sa'yo! Wow! Tapos isipin mong kawig siya ng isa sa mga beauty queens natin na tandang pakasal sa'yo. Wow! Isipin mo pa rin, mayaman siya, maganda at matalino. Eh, isa ko siya makikita. Isipin mo! Buse! Ang tao ngayon, pare, masyado nung self-centered. Anong self-centered? Ano ba? Conceited! Ba't mo naman nasabi? Abi, kagaya ng barkada ko si Jimmy. Abay, napaka-conceited. Ano ba nangyari? Minsan, namatay ako ng concert. Ba, itingin niya sarili niya, siya si Gary V? Okay lang yun. Hindi lang yun. Umatin kami ng actor's workshop. Tingin niya sarili niya, siya si Eddie Garcia. Eh, okay lang yun. Ah, hindi lang yun. Itong huli. Naasar na ako talaga sa kanya. Eh, bakit? Isipin mong umatin kami sa libing ng kapitbahay naming big time. Bongga. Abay, akalain mong isipin niyang siya mismo ang nasa loob ng kabaong at mismong patay? Abay, sinakal ko na. Dapat lang. Nakita mo ba kanina yung dumadaan ng babae kanina? Ah, yung... Oo, nakita ko yun. Yung maganda, yung maputi. Nalaglag nga yung susi. Nung dumukwa, nakita ko yung dibdib. Ang puti-puti. Bakit ba maputi yun? Putig na mong tao ito. Naalala mo tayo magpunta ng Kuwait? Oh, bakit? O, isipin mo pa rin nakita mo yung babae nakita natin doon sa daan? Oh. Sarado-sarado yung mukha. Pagkatapos mag-check-in tayo sa hotel, eh. Doon din pala sa mag-check-in. Oh. Tinanggal na ganun yung balabal sa kanyang mukha. Eh, puti-puti. Eh, bakit nga maputi? Eh, siyempre, balot na balot, siyempre, yung kanyang katawan, eh, hindi na-arawan. Ang tendency niya ay maputi. Ang ibig mo masabihin, pag hindi na-arawan, maputi? Siyempre! Kalokohan. Totoo yung porky. Eh, bakit siyang itlog mo, hindi mo na-arawan ang itim-itim? Bullshit!
Gabi. Oh. Narinig mo na ba yung kwentong tungkol sa dalawang magkapatid? Dalawang magkapatid? Hindi ba? Bakit anong kwento yun? Kasi mayroong dalawang magkapatid na lalaki. Hmm. Ang isa ay edad 3 taon, ang isa naman 5 taon. Hmm. Eh naglalaro sila sa loob ng kwarto ng daddy at mommy nila. Uh-huh. Ang hindi alam ng dalawang bata, eh kasalukuyan nagme-mekla ang daddy at mommy nila. Abayan, may tinaas ng 3 taong bata yung kumot ng mag-asawa. Uh-huh. Nagulat yung bata. Yan. Tapos ang tanong sa kuya niya, "Kuya, kuya, ano yun?" Di sinilag ngayon ng kuya kung ano yung tinuturo ng batang kapatid. Ano raw yung tinuturo ng batang kapatid? Eh, yung panang sex organ ng daddy nila. Sumagot yung kuya. Yan yung kotse ni daddy ipinapasok sa garahe. Sumagot yung batang kapatid. Ay, hindi pala marunong magpasok ng kotse ni daddy sa garahe. Nagtaka ngayon yung kuya. Tinanong yung batang kapatid. Bakit mo naman nasabi hindi marunong magpasok ng kotse ni daddy sa garahe? Ano naman ang sagot ng batang kapatid? Bakit daw? Eh, sagot ng batang kapatid. Kasi mo, labas pa yung dalawang gulong. Nee. Bibilip ka pare sa airpot ko. Bakit na naman? Pare yung airpot ko kumakain, isang buong manok kulang pa. Isang buong manok na pinagmamalaki mo? Bakit? Parang airpot ko isang buong litsyon baka kinakain. Kamukuhan. Eh, lahi kami ng matatakaw eh. O, pero wala pa rin sa airpot ko. Mas matindi pa ron? Bakit na naman? Airpot ko kumakain ng ilaw. O, yan ang kalukuhan. Yan ang totoo. Pare, hindi kinakain ng ilaw. Ibahin mo airpot ko kumakain ng ilaw. Ang airpot mo kumakain ng ilaw? Oh. Paano nangyari yun? O, isang gabi narinig ko, sinabihan niya nanay ko, "Ling, patayin mo na ilaw at kakainin ko na yan." Eh, huwag ka naman kalokohan. Eh, paano kung brown out? Eh, di kang dila. Lisset! Alam mo, pare, buhat nung dumating tayong galing ang biyahe nating mga hatid sa iba, eh, sumama ang loob ko. Bakit naman? Eh, kasi napapansin mo mga kababaihan natin eh, sa bagay, hindi naman lahat, ano? Ang laki ng pinagbago. Yeah, ba't mo nakasabi? Eh, isipin mo naman pare noon, halos hindi mo mahawakan ang dulo ng daliri niyan. Halos hindi mo makita sa akong sabanan. Yan ang Maria Clara eh. Pare, masama ang loob, masakit sa kalooban ko pare. Ngayon makita mo pare, magmamasyal ka sa Cubao, Makati, Binida Rizal. Katanghali ang tapat, naglalakad sakali, nakasyorpas, nakat-t-shirt, walang bra. Iyan ang bagong Pinay. Bagong Pinay, hindi bagong Pinay yun. Tsaka pare, minsa sumakay ako nung air condition na bus. Alam mo tawag doon? Yung labas. Labas. Mm-hmm. Kaling ako Makati, mapunta akong eskolte eh. Mm-hmm. Paliba sa tanghali, walang masyadong sakay, doon ako naupo sa likuran. Naku ha. Kaya gusto kong matulog eh. Iyan yan. Mayamayang konti, pagdating namin ng Buendia Ayala, aha, may sumakay na babae at lalaki. Naku ha. Doon din naupo sa likuran. Wow. Diyan nagduda ako. Uh-huh. Bakit marami naman bakante sa likod na upo? Nakuha. Pari, nung umaandar na yung labas, nilingin ko yung dalawa. Ano? Anong mo nakita ko? Ha? Yung lalaki, hinahalikan yung babae. Sa loob ng labas? Tanghaling tapat. Matindi. Maya-maya nung lingunin ko, ano mo nakita ko? Ano? Yung kamay ng lalaki na sa ibabaw ng dede ng babae. Sa loob ng labas? Tanghaling tapat. Matindi. Maya-maya nakita ko yung babae, binubusan yung bitonis ng blouse. Kinuha yung kamay ng lalaki, ipinasok sa loob ng bra. Sa loob ng labas? Tanghaling tapat. Grabe. Nung lingunin ko, pare, nakalabas na yung dede, sinisip-sip ng lalaki. Sa loob ng labas? Tanghaling tapat. No, grabe. Batang-bata yung babae. Ilang taon? 18 anyos. Eh, yung lalaki? Mga 3 buwan. Buisit! Chubby! Oh. Gumaganda ang competition sa local foreign films, ano? Sinabi mo pa. Nakagawa na tayo ng mga Hollywood standard films, ah. Alam mo, baka lagpasan pa natin yan, eh. Pero teka, sabi lang ang ganda raw ng Evita? Oo. At kahit na nagkaanak na si Madonna, sexy pa rin, ah. Pero alam mo, Porky, na nag-iba na ang pangalan ni Madonna nung nanganak siya. Oh, totoo? Ano raw? Naduna. Sinabi mo pa. Alam mo, pare, excuse me, may nangyari sa akin. No. Nung naalala mo nung ako yung umuwi ng isang gabi. Yeah. Ako'y binaba nung jeep din sa Midloton. Aha, sa Mehan Garden? Oo, Mehan Garden. Mm-hmm. Eh, di ka malam kung anong oras nung wala akong rilos kasi. Aha. So, ang ginawa ko, nakakita ako ng kutsero, nagpapahinga eh. Yan. Tinanggal yung kabayo doon sa kanyang karwahe. Yan. Ninapitan ko, "Tang, ano yun namang? Eh, may problema ako sana eh. Gusto ko sanang malam kung anong oras na wala akong rilos." Yan. "Ah, ganun ba, mang? Sandali lang.
bumaba yung kutsero, nagpunta rin sa puwit ng kabayo. Sa puwit ng kabayo? Oo, tapos hinawi yung yagbols ng kabayo. Aha. Tapos sabi niya, Mang, alas 9 na ng gabi. Pambihira, ano? Sabi niya, tataka ko, ba't nalaman yung oras? Ano? Hinawi yung yagbols ng kabayo, nalaman yung oras. Ang ginawa ko pa rin, nagmatsag ako. Yan. Nakunti, may babaeng lumapit sa matanda. Tatang, yan. Anong oras na ho? Bumaba uli yung matanda. Yan. Nagpunta sa likod ng kabayo. Aha. Hinawi uling yagbols ng kabayo. Aha. Sabi niya, ne, alas 9:15 na eh. Pampihira naman. Sabi ko, libay tong klase matandang to. Hindi lang nakatiis pa rin, nilapigitan ko yung matanda. Yan. Sabi ko, Tang, walang garang na po. Ako yung nagtanong kanina ng oras sa inyo. Mm-hmm. O iho, ano bang problema mo? Mm-hmm. Kasi Tang, wala naman ako yung rilos eh. Hinahawi niyo lang yung yagbols ng kabayo, nalalaman yung oras. Yan. Ayun ba? Oho, alika, sumunod ka sa akin. Hindi, sumunod naman ako. Yeah. Maupo ko dyan sa pita ng kabayo. Yeah. Hawiin mo yung yagbols. Hop. Hinawi ko. Yeah. Ayun, kaya pala nalalaman ng oras. Bakit? Nakikita yung rilos ng City Hall. Eh, bakit pinadaan niya pa sa pita ng kabayo? Ay, narakit niya. Ano magagawa mo? Pare, bibilib ka sa makinari doon, pare. Sa room? Oh. Bakit anong makina roon? Pare, doon, meron nung nakita. Isang dahon lang ipinasok sa loob ng makina. Isang dahon? Isang kisap mata lang. Ano nangyari? Sigarilyo na. Ganong kabilis? Tapos minakita ko para isang buong baka hinihila. Isang buong baka? Ipinasok sa makina. Yung baka? Paglabas, corn beef, dilata na. Ba, matindi talaga sa Roma, no? Pero wala yan sa Pilipinas. Sandali, sandali. Wala pang ganyang makina sa Pilipinas, okay, pare. Okay, mas matindi ang Pinoy. Chapi, mapapahiya lang tayo. Mas matindi ang Pinoy. Dito, sa Pilipinas? Oo! Oh. Bakit? Anong makina rito? Dito, isang hotdog lang ipinasok. Paglabas, bata na. Bisit! Ibang makina na naman yun. Dito ka nga, bago magalit sa akin. Ikaw ba'y alam mo mga kaibahan sa paligid mo? Kaibahan sa paligid? Hmm. Oo, oh, mas maraming lalaki ngayon kaysa babae. Hindi. Hindi yun? Hmm. Anong kaibahan ang sinasabi mo? Ano ang malaking pagkaiba ng chick sa chicken? Chick sa chicken? Hmm. Ba, malaki. Ano? Yung chick, sisiu pa lang. Yung chicken, malaki ng manok. Hindi. Hindi yun? Hindi. Ano ang pagkakaiba? Ang malaking pagkakaiba ng chick sa chicken? Mm-hmm. Ang chicken may pakpak. Pakpak? Ang chick may pekpek. Basta naman yun? Ay, ang malaking pagkakaiba ng chick sa pekpek. Pakpak sa... Mm-hmm. Sabihin mo. Ano pa rin, nangyayako. Sabihin mo. Nangyayako eh. Wala kang budget. Pepek? Pakpak mabango. Hop. Mabango din yon. Hindi. Hindi rin? Ang malaking pagkakaiba ng pakpak sa pepek. Ano? Ang pakpak. Pag bumuka, lilipad ang ibon. Oh, siyempre. Yung pepek, pag bumuka, papasok ang ibon. Ahoy! Anong ibon? Ibang ibon na naman yun. Anong malaking pagkakaiba ng kumukulong tubig sa kamay ng dalaga? Ayan, yan, yan. Anong kaya? Madali yan. Yan. Yung kumukulong tubig, ginagamit sa kape. Yung kamay ng dalaga, kinakamayan, hinahalikan, sinasamba. Galing. Galing. Mali. Mali pa rin? Ang malaking pagkakaiba ng kumukulong tubig sa kamay ng dalaga. Ano? Ang kumukulong tubig, nakapagpapalambot ng karne. Siyempre. Eh, kamay ng dalaga, nakapagpapatigas ng karne. Uy! Ang ibang karne na naman yun eh. Eh, ano malaking pagkakaiba ng sasakyan pampasahero sa babae? Bae, malaki. Ano? Yung sasakyan pampasahero, ginagasolinahan mo yun. Mm-hmm. Yung babae, pinapakain mo, nitreat mo sa labas. Mali. Mali pa rin? Ang malaking pagkakaiba ng sasakyang pampasahero sa babae. Ano? Ang sasakyang pampasahero habang maraming sumasakay, sumisikit. Oh, tama. Oh. Eh, babae habang maraming sumasakay, lumuluwag. Oh, hindi ba na naman yan eh? Anong malaking pagkakaiba ng kondom sa parachute? Ah, yan. Alam ko yan. Yung kondom, ginagamit sa baba, yung parachute sa itaas. Hindi. Hindi rin? Hmm. Ano? Ang malaking pagkakaiba ng kondom sa parachute. Ano? Ang parachute pag nabutas, patay ang tao. Oh, siyempre hulog eh. Eh, ang kondom pag nabutas, buhay ang tao. Oh, say. Pare, alam mo malaking pagkakaiba ng pinggan sa kulangot? Pinggan sa kulangot? Hmm. Yung pinggan, nababasag yung kulangot. Solid, hindi. Hindi. Mali pa rin? Hindi. Anong pagkakaiba? Ang malaking pagkakaiba ng pinggan sa kulangot. Aha. Uh-huh. Ang pinggan sa ibabaw ng mesa. Mm-hmm. E ang kulangot sa ilalim ng mesa. Michelle! Ikaw para mahilig ka sa manghula mo. Oo, medyo mahilig ako. Pero kailangan may clue. Meron. At saka hindi kabastusan, ha? Abay, walang kabastusan. Makakuya kay Mr. Gonzalez. Siyempre. Walang kabastusan yan. Siyempre. May ilang clue yan? Tatlong clue. Tatlong clue? Hmm. Hindi kabastusan. Walang kabastusan. O sige, sige. Halimbawa, ano? May hawak ko rito sa kanang bulsa ko. Yan, sa kan, dinudukot mo. Yan. Mukhang bastos yan, pare. Walang kabastusan. Diyan sa bulsa mo? Hmm. Malapit dun eh. Walang kabastusan. Sige, anong unang clue? Mahaba. Ah, nasabi ko na bastos yan eh. Hindi. Mahaba? Oo.
Ano sa sinaklo? Matigas. Matigas. Mahapon. Bastos yung babaksak. Hindi. Meron din ako niyan eh. Hindi. Ano pangatlong klo? May ulo. May... Oh, sinasabi siya mahaba, matigas, may ulo. Bastos yung babaksak niya. Hindi. Ang kulit po sinabing hindi. Bastos yan eh. Hindi. Halimbawa ano yan? Pako. Mahaba, matigas, may ulo. Nga, pako nga. Ay, kung ano-ano iniisip mo kasi. Sorry kasi eh, masamang timbok ng kanay, ng klo mo eh. Oh, ito, sa kabila, may hawak din ako. Sa kabilang bulsa naman? Oo. May klo rin yan? Siyempre. Ano anong klo? Matigas. Matigas. Mahaba. Mahaba. May ulo. O, hindi pako din. Hindi. Ano yan? Yan yung iniisip ko kanina. Oh, palit ako. Papalis naman kuya Pabas at kuya Dan sa abroad. Oo nga eh. Swerte na nga yun eh. Bakit naman? Kasi matagal niyang hinintay yung kontratang yun eh. Eh, kung kailan naman siya alis, saka naman mga anak yung miss niya. Si Ate Niti. Mas maswerte pala yung kumpare ko. At bakit naman? Kasi 5 years na siyang nasa abroad. Aha. Pagdating niya, ba't tiyan pong nanganganak ang misis niya? Nakapa! Porgy! May mabuti at masamang balita ako sa'yo, pare. Masama at mabuting balita? Hmm. Ano yun? Una, tumama ka sa loto. Ba? Pangalawa, sumamang mismo sa iba. O ngayon, ano naman yung masamang balita? Pero alam mo pare, napansin ko ngayon na ka nang pinagbago ng Pilipinas ano. Bet mo nasabi na naman. Iisipin mo misa na yun, nasa EDSA ako, nakasakay ako sa bus eh. Eh, siyempre alam mo naman pagka rush hour, punuan ng tao. Oo. Eh, nakita ko yung matanda, nakatayo, wala man na nagbibigay ng upo, naawa ko yun. Grabe. Alam mo naman ako pare, pusong Pilipino ko, pusong Pinoy ako eh. Yan ang Pinoy talaga. Ginawa ko, tinawag ko yung matanda. Kako, pinapaupo ko doon sa upuan ko. Oo. Beh, akala mo, imbis na magpasalamat, nagalit, pinagmumura pa ako ng matanda. Matindi yan, ha? Mali yan. Mali nga. Yakin ako, kung maabot ko lang, uupahan ko talaga eh. Teka, teka, sandali. Maabot ko lang? Oo. Bakit? Nasaan ba yung matanda? Sa kabilang bus. Buiset! Ano yung sabi siya? Pinakaganda ang loob mo nga ito. Porky, balita ko, nag-mechanic ka raw noon. Ah, oo. Noon yun, ang hirap nga eh. May bayad mo naman nasabing mahirap. Kasi tuwing uwi ako, sumasakyan lang ako ng bus eh. Alam mo naman, laging puno ang bus pag rush hour. Bah, mahirap nga yan. Biro mo, pagod ka na sa trabaho, pagod ka pa rin sa pagtayo mo sa bus. Minsan nga eh, isang beses pag uwi ko, may nangyari hindi ko makakalimutan eh. Anong pangyayari yun? Kasi ganito yun, nakaupo ko nun sa bus. Oh. Sabi, may isang magandang babae na nakatayo sa tabi ko. Aha. Sabi ko, miss, pasensya ka na ha. Medyo pagod din ako eh. Baka sabihin mo naman, hindi ako gentleman. Kung gusto mo, kakandungin na lang kita. Eh, ano sagot ng babae? Pumahayag ba naman? Pare, pumahayag. Mm-hmm. Umupo niya sa kandungan ko. Wow. Ay, pambihira. Napapuumo yung babae sa kandungan mo, ah. Mayami, sabi ko, miss, gusto mo hulaan kita kung saan ka nagtatrabaho? Uh-huh. Sumagot yung babae. Saan ho? Sabi ko, di ba sa beauty parlor? Eh, ano sagot ng babae? Tama ro ba? Pare, nagulat nga yung babae. Tapos sabi niya, paano nyo nahulaan? Teka, paano mo nga ba nahulaan? Simple lang, pare. Nakita ko yung cutics sa mga daliri niya. Tapos sabi ng babae, kayo naman huhulaan ko kung saan kayo nagtatrabaho. Pag ginawa ko, tinago ko yung mga kamay ko. Kasi, ano mo, baka makakita niya yung nangis sa daliri ko, malalaman niya mekaniko ako. Hindi niya nahulaan na, pare. Pare, ang galing. Nahulaan niya. Teka, teka, teka. Paano nyo nahulaan eh, samantala itinago mo naman yung kamay mo? Kasi sumagot yung babae, mekaniko ho kayo, no? Di tinanong ko yung babae, paano mo nahulaan? Eh, nakatago yung mga kamay ko. Eh, anong sagot ng babae? Paano raw? Sumagot yung babae, kasi ho, kanina pa ginadjak yung pit ko eh. Ayo. Tati, balita ko naghahanap ka rin ng sasakyan. Oo nga pare, isipin mo naman, mga show natin, malayuan din eh. Kailangan may sasakyan talaga tayo. Pare, meron akong isa suggest eh, napakagandang sasakyan, napakatibay. Ano pare? Minika. Teka, teka, sandali. Okay. Hindi ko naman minamata ang minika dahil yan na may maganda rin naman. Kaya lang, isipin mong napakalayo ng ginagawa natin. Kailangan natin matibay naman sasakyan. Pare, nasubukan ko yan. Naalala mo, nagpunta ako ng Baguio minsan. Kasama ko yung pamilya ko. Aha. Nasa North Diversion Road kami. Mm-hmm. May nakita ko yung minika eh. Pasalubong na ginawa, wala ng giya. Pumunta rin sa lane namin. Aha. Kasalubong niya yung Philippine Rabbit. Iyan.
Ari binangga yung Philippine Rabbit, head-on collision. Head-on, ha? Wasak ang harapan ng Philippine Rabbit. Wasak pa yung Philippine Rabbit? Totally wreck pa rin yung Philippine Rabbit. Matindi, ha? Matindi. Ang galing talaga. Yung Minika, nasan? Ewan ko. Bakit? Hanggang ngayon, nahanap yung Minika, eh. Bibilib ka sa misis ko. Mata naman. Lagi niya sinasabi na nung una niyang inilig sa akin, yung pagiging music lover ko. Kasi music-minded siya, eh. Paano mo naman ang sabi? Eh kasi, madalas niya sinasabi, alam mo, dear, gustong-gusto kong flat mong ilong at ang sharp mong mata. Pati na yung clip chin mo sa puwet. Kanina pagpasok na pagpasok ko, eh. Iniisip ko kanina, eh, parang talagang wala ka paring kaamor-amor sa akin. Bakit na naman, pare? Yung mga pagsigaw-sigaw ko sa'yo, yung mga ginaramdam mo? Eh, kaya ko namang ginagawin para huwag tayo mapula ng tao, eh. Ikaw ba'y talagang kaibigan ko? Ito, kaya nga ako nag-care sa'yo dahil kaibigan kita, eh. Susubukan kita sa harapan ng maraming taong ito. O, sige. Halimbawa, ako yung nagpunta sa ilang nagubat. Naglipa na ang mabangis na hayop. Sasama ka? Para mapatay na mo lang kung kaibigan mo ako? Oo. Sige, sasamahan kita. Ngayon sa paglakad natin, ako'y natuklaw ng ahas doon sa paa. Bilang kaibigan ko, anong gagawin mo? Natuklaw ko ng ahas doon sa paa. Bilang kaibigan mo, hiwain ko yung sugat, sisipsipin ko yung kamandag, babuhay ka lang. Ganyan mo kamahal? Ibahin mo si Porky, pari. Iba ako magmahal. Ngayon, pare, sa paglakad natin muli, natuklaw naman ako ng ahas. Saan? Sa hita. Sa hita? Katulad nung una, hiwain ko yung sugat, sisip-sipin ko yung kamandag, mabuhay ka lang. Ganyan mo, kamahal? Ibahin mo si Porky, ba ako magmahal, pare? Pero ito, pare, natukla naman ako walang ahas na yan. Saan naman ngayon? Sa puwet. Saan? Sa puwet. Sa puwet? Hmm. Bakit anak ng katawan mo, sa puwet ka pa nagpatuklaw? Ay, makong paborit yata ng ahas, eh. Hindi pwedeng ilipat? Natuklaw na, eh. Dobling ko budget mo, lipat natin. Natuklaw na, Porky. Sa puwet? Hmm. Iwan ko yung sugat. Ha? Sisipin ko yung kamandag kahit na may buto po ng bayabas yan. Ganyan mo, kamahal? Oo! Pero ito, pare, huling-huli na. Saan na naman? Natukla naman ako walang ahas na yan. Saan nga? Doon kay chairman sa tabi ng dalawang barangay Tanod. Diyan sa harapan? Diyan ka sa harapan, tinuklaw? Hindi ko naiwain yan. O, ano gagawin mo? Sisipin ko lang, sisipin. Pero alam mo ba, nabalitaan ko eh, nagtayo ka rin ng business. Oo, nagtayo ko ng poultry. Poultry? Oo. Anong klaseng poultry? Poultry ng manok. Alam nga mag-poultry ako ng baboy. Hindi, ibig sabihin poultry ng bibi, pato. At saka pare, dun sa binip tinayo kong poultry, bibilib ka. Bakit mo sabihin bibilog ako? Isang manok lang po nung makikilog para sa umaga ay anim. Pagdating sa hapon ay anim din. Sa umaga, anim sa hapon? Oo. Anong pinapatoka mo? Palit, mais, pinaghalo. Eh, walang kwenta yung sisiw yan, pare. Anim na iklog na sa umaga, anim na iklog na sa hapon, mahina pa rin? Pare, yung manok ng tiyuhin ko. Ang manok nung kumangitlog, 3 dosena sa umaga, 3 dosena sa gabi. Oh, yun ang kalokohan. Ayun ang sinasabi kasi. Ano pinatutukan nyo? Purong mani. Paano nangyari yun? Ba, yung manok ng tiyuhin ko, makita lang yung mani, labas ng itlog eh. Boy, siya. Sinasabi ko sa inyo. Thank you. Maraming salamat, salamat po. Salamat po. Si Swan, dito naman po kami dalawa. Si Porky at... Chappy po. Po. Bago na ito, kami muna ibabati ng isang magandang gabi sa inyo lahat, mga kaibigan. Mali. Ano na naman mali doon? Babati ka lang, may mamasasabi pa sa iyo eh. Tagalog na yung pagbati ko. Nung una, English, ayaw mo ngayon. Tagalog na, ayaw mo rin. Ulitin mo. Magandang gabi sa inyo lahat, mga kaibigan. Ikaw ba, siguradong lahat yan, mga kaibigan mo? Nakatakot silang lahat sa akin eh. O, hindi lahat ng tumatawas at mapalakpak sa'yo kaibigan mo. Diba yan, tingin sa'yo parang kang baboy na sa harapan nila. Sisirahin mo na naman ako. Hindi mo siguradong lahat yan ni kaibigan mo. Tanggalin mo yung salitang kaibigan. Anong kaibigan? Hmm. Magandang gabi sa inyong lahat. Kanino ba sinasabi yan? Sa kanilang lahat. Hindi sa akin. Natural. Kapag nagsalita ka rito sa mic, narinig na lahat. Alam nila patungkol sa lahat yan. Anong gagawin? Tanggalin mo yung lahat. Wala nang lahat. Magandang gabi sa inyo. Kanino ba sinasabi yan? Sa kanila nga. Sa kanila? Oo. Alam nilang para sa kanila. Tanggalin mo yung inyo. Magandang gabi? Ano ba ngayon? Gabi. Hindi umaga? Hindi. Hindi tunghali? Hindi. Alam nilang gabi ngayon kung sinang gabing tanga. Anong gagawin? Tanggalin mo yung gabi. Wala nang gabi? Hmm. Babati na ako. Ayusin mo. Maganda? Paano yung pangit?
Meron diyan maganda lamang sa paningin ng alam minamahal. Parang naman yung walang karapatang tawaging maganda. Katulad mo sila'y Pilipino rin marunong masaktan. Ano gagawin? Tanggalin mo yung salitang maganda. Wala nang maganda? Yan. Babati na ako. Dapat. Sa aking mga nasa harapan? Paano yung nasa taglira mo, nasa likuran mo? Importante lang ba sa'yo harapan? O, anong gagawin? Lumanin, tanggalin mo yun. Anong tatanggalin? Tanggalin mo yung harapan. Sa mga walang harap? Buisit! Eh, tinanggang mo lang yan ang panggagawin ko rito. Eh, lumanin yung pagbati mo eh. Bakit wala naman bagong pagbati ah? O, tignan mo pagbati ko ngayon. Ikaw babati? Oo. Sige, pakinggan ko. Ladies and gentlemen. Yan, yan. Maganda, maganda. Tonight, yan, maganda yan. Tonight, yan, maganda yan, tuloy mo, maganda yan. Tonight, yan, buisit, tumahimik ka, hindi ako makapasok. Yung maganda kasi, yung mga gawa ko. Tonight, yeah, is the night, yeah, of all nights. Yeah. Pare, gabi yung nangyari sa kabitbahay namin. At bakit na naman? Kasi pare, naman bagong kasal yun eh. Mm-hmm. Eh, sundalo yung asawa niya eh. Yan. Honeymoon nila nung gabing yan. Yan. Kalami may kumatok sa pinto nila eh. Nung buksan ng misis eh, sabi, ma'am, kailangan nung si sir sa headquarters. Wow. Eh, sabi ng misis, pambihira naman eh. Gabi ng honeymoon namin eh, kakasal lang, hindi ba nila naiintindihan? Mm-hmm. Eh, alam niyo na ma'am, duty comes first, di ba? Yes. So, umalis yung lalaki. Aha. Pero eto na, after siguro mga 2 weeks yun. Yan. Nag-ring yung telepono. Uh-huh. Pagsagot ng Mrs. Hello? Kayo ba si Mrs. Romualdez? Aha. Uh-huh. Bakit to? Pwede ba magpunta kayo dito sa headquarters? Yan. Bakit ano nangyari? Basta dito ko lang ipapaliwanag. Yan. Ang ginawa ng Mrs. dali-dali nagbihis. Uh-huh. Sumakay ng parin, ng kotse nila. Uh-huh. Pagdating sa headquarters, eh, sabi niya, Mrs. Romualdez, pasensya na ako kayo. May masamang nangyari. Sabi ng miss, bakit? Bakit ano nangyari? Yan. Kasi yung mister nyo, nasa buga ng bomba. Wow. Kawawa naman. Nag-iiyak yung babae. Siyempre. Bakit naman ganun kakakasal lang namin? Eh, sabi nung commanding officer nila, misis, pwede kayo magtuloy sa morgue. Baka makakuha kayo ng souvenir. Yan. Yan ginawa ng misis. Nagpunta rin sa morgue. Yan. Pare, talagang kita mo yung katawan. Pare, watak-watak. Yung wasak na wasak talaga? Pare, sinumaan naman ng bomba eh. Grabe. Baka kalahin mo nakita ng miss niya, pare. Hmm. Yung sex organ ng asawa niya, buo pa. Wow. Bay, sabi niya, bigyan niyo ako ng garapon. Bigyan niyo ako ng garapon. Garapon na may alcohol. Yan. Sabi nun sa morgue, bakit ito, misis? Hmm. Ito. Yung sex organ ng mister ko, tama itong souvenir na ito. Souvenir? Pare, ito ngayon. Pagdating sa bahay, hmm, yung garapon, pare, ginawa ng parang altar ba? Altar. Pare, tuwing alas 6 ng hapon, dinadasalan ng misis niya yun. Dinadasalan? Dinadasalan. Galing. Baka mabuhay. Wow. Ito ngayon. Minsan dumating yung mga pamangkin. Yeah. Baka, pare, ganyan mo, meron pala ka, oh. Ma? Saan tilalagay yan? Hmm. Akalay mo ba nakita yung garapon? Yung sex organ nung ano? Yung dinadasalan tuwing hapon? Oo. Ba? Ang ginawa ng bata, tinapon niya mong ano, yung sex organ, nilagay yung palaka. Hmm. Pinatong ngayon sa parang altar. Aha. Uh-huh. Eh, hindi na isarado mabuti yung takip. Mm-hmm. Baya, ito na, alas 6 ng hapon. Ba? Mm-hmm. Pagdating ng misis, lumuhod. Lumuhod ulit. Baya, nakita niya yung leeg ng palaka. Uh-huh. Eh, gumagalaw yun. Yun. Sabi na, Diyos ko, nabuhay ata siya, nabuhay. Nabuhay. Biglang tumayo. Tumalon yung palaka. Yan. Alam mo ginawa ng misis? Ano sabi? Tinaas yung palda. Mm-hmm. Sabi, dito, shoot mo, dito. Pare, naalala mo yung nasa LA tayo? Sa LA? Oo. Ah, oo. Nung minsan pa rin naalala ko yun. Nandiyan nga yung pinsan ko si Edgar Edel Suliti, yung master ng Lameco. Oo. Eh, akalay mong naglalakad-lakad ako eh. Napasok ko doon sa parang isang karnabal ba? Karnabal? Oo, nagkakaguloy yung mga tao eh. Aha. Bay, nung lapitan ko, pare, contest pala. Contest? Palakihin ng yoga. Yoga? Oo, oh, eh kaya matindi. Pare, iba-ibang bansa kasali. Oo, oh, galing. Ang unang tinawag, Sweden! Sweden. Pag-akit ng Sweden, nung taga-Sweden na babae sa entablado, palapakan ng tao. Oo, oh, galing. Pare, gamilon ang yoga niya. Milon? Sabi ko, matindi, malaki. Mm-hmm. Bay, nung tinawag niya yung taga-Italy. Iyan. Pag-akit ng babae ng taga-Italy, palakpakan naman yung tao. Wow. Gabuko. Buko? Matinding yoga yun, laki. Galing. Nung tinawag ng taga-Germany, iyan.
Palakpakan na naman yung tao. Bakit? Gapakwan. Pakwan? Pari, matindi pa na. Ang galing, ang galing. Baya, kalaya mo nung tinawag ay Pilipinas? Siyempre. Masabi ko, Pilipinas to. Siyempre. Paglabas ng Pilipinas, pag-akis ng tablado, pari, gasantol. Gasantol? Ay, talo na yan. Eh, biro mo na una, milon, buko, pakwan. Eh, yan, santol lang. Utong pa lang yun, pare. Yeah. Kung sakasakaling mabiyuto ka, nakunwood naman, mag-aasawa ka ba uli? Sa palagay ko, di na. Bakit? Eh, total, may mga alaga akong hayop eh. Ibig mo sabihin, may libangan ka? Ang laki naman ang pagkakaiba nun. Ba, may pusa akong dikit ng dikit. May man akong putak ng putak. May loro akong nagmumura. At may aso akong nakaabang sa bawat malaglag. O, di pa, parang na rin akong may asawa. Ganun ba yon? Komersyal muna tayo. Magpatalastas muna tayo. Komersyal. Mga kaibigan, ang inyong mga anak ay hinihika. Hika. Painumin ng kumukulong matika. Yan. Kinabukas ang tagal ang hika, patay ang bata. Pinatay. Pinatay mo yung bata eh. Matanggal naman ang hika. Sabi lang, may problema ako to. Ano naman? Hindi si Joel, pero mo ng 200 mo. May utang ako nun, sinisingil ako eh. Wala akong pera dito. Sige na. Wala akong pera. Ibabalik ko rin siya, mamaya 200 lang. Sa harapan na maraming tao, pakahiraman mo ko eh. Hindi, kailangan lang. 200 lang, pera mo na. Wala akong 200, 100 lang to. 100? Oo. Ako na 100. Oo. Yan, di, may kulang ka 100. Teka, sandali. Akin na muna, li. Oo. Magkano ang inihiram ko? 200. Magkano pera mo? 100. Akin na 100. Oo. Magkano kulang mo? 100. Magkano kulang ko? 100. Ito, 100. Yan. Bayad ako. Bayad! Paano utang mo? Ulitin natin. Magkano'ng hinihiram ko? 200. Magkano'ng pera mo? 100. Akin na 100. Yan. May kulang ka 100. Oo. Magkano'ng kulang ko? 100. Ito, bayad ko. Yan. Wala akong utang. Wala akong utang. Uy, paano yung utang mo? Uwe ito. Yan. Nakala ko niloloko mo ko eh. Hindi. Ikaw ba naman lulokohin ko? Porky, ipikit mo mabuti ang mga mata mo. Teka lang, bakit na naman? Basta lang, susubukan kong mahusay yung panlasa mo. Sige nga. Ito, tugman mo to. Teka, parang champoy na parang keso eh. Hindi. Ah, tikman ko nga muli. Isa lang. Hindi ko makuha ang lasa eh. Pambihira ka oh. Nauubos na. Ang hina naman ang panlasa mo. Eh, hindi ko talaga malasahan eh. Bigyan mo ako ng clue. Teka, strawberry ano? Hindi. Marmalade? Hindi rin. Ewan ko, pero binigyan ko nga aso namin kanina. Ayaw rin kainin eh. Bullshit! Gam tayo, pare. Bakit na naman? Kasi nagtalo na naman kami ng misis ko eh. Tinanong ko sa kanya eh. Kung sakali bang mamatay ako, nakonwood naman, mag-aasawa ka bang muli? Alam mo kasi, pare, may sakit ako noon eh. Yan ang sagot ng misis mo? Oo! Trangkaso lang yan. Kung ano iniisip mo. Ay, yun naman pala eh. Kinulit ko pa rin. Ano sabi niya? Alam mo, bata pa ako. Praktikal lang na mag-asawa ulit ako. Pero hindi sigurado yun. Yan naman pala eh. Tapos sabi ko, dito ba kayo titira sa bahay na tinayo natin? Eh, ano sabi niya? Baby, mahal magpatayo yung ngayon eh. Praktikal lang na dito kami tumira. Pero hindi sigurado yun. Yan naman pala eh. Tapos sinunong ko, yung mga paborito kong damit na binili ko, inipong ko, ipasusot mo rin sa kanya? Eh, ano sabi niya? Ba, yun ang di praktikal. Sigurado akong hindi magkakasya sa kanya. Eh, sa buwisit kasi hindi na ako sumama ng Singapore eh. Yan nga. Napasing ko na tayo punta ng Singapore eh, kayo nawawala. Yan, yeah, hindi na ako sumama ng Singapore. Yan na nga, saan ka nagpunta? Punta ako ng India. India? Oo, oh, bakit? Bakit tinatanggap ng babo sa India? Oo, tawa ko. Sige. Pero alam mo pare, may napansin ako sa India. Ano? Karamihan pala ng tao ron, merong pula rito sa noo. Kahit na dito, marami kang makit na naglipa ng ganyan. O, ay, alam mo ba kung bakit sila may pula sa noo? Hindi. Hindi mo alam? Bakit? Para malaman daw kung asado o bola-bola. Buset, tingnan mo siya pa yung tao eh. Eh, nagbibiro na ako. Ano pare, nang bata pa ako? Hmm. Pangarap ko na talaga maging isang radio broadcaster. Ay, mga balibalita, ganon. Gusto mo, subukan kita? Sige, lagyan mo lang akong background. Background? Hmm. Sige. Sige. Tutututut! Yan. Tutututut! Yan.
Yan, 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 yan. Yan, yan. Yan, yan. Paus na ako, pumasok ka na. Oh, sige. Mga balita, unang labas. Nagpadala ang Amerika sa Pilipinas sa 100 sakong bigas. Yan, yan. Ang mga sako'y dumating na, ang bigas ay hindi pa. Sinasabi sa nakatanggap ng sako na pwede nang kunin ng bigas sa Amerika. Pangit na yan? Pangit na? Oo, yung mga pagsabog. Ah, meron ako niya. Mga pagsabog? Kanina lang nangyari yan. Sige, totoo yan, ha? Okay. Sige. Balita, unang labas. Sumabog. Yan. Sumabog ang pigsa ni Aliguan. Ang pigsa ni Aliguan ay babalita mo. Pangit na yun? Pangit. Gera, yung mga gera. Ah, meron ako niyan. Ayun, sige, gera. Mga balita, unang labas. Mainit ang labanan sa Iran. Yan, yan, yan. Mainit ang labanan sa Iran. Yan. Sa kainitan ng labanan, nagsipalig ang mga sundalo. Pare, naalala ko yung isang kapitbahay namin. Aha. Pare, ngayon ko lang nalaman palang babae para matindi magmahal. Talaga, pare. Akala mo kasi, pare, namatay ang asawa nun eh. Mm-hmm. Alam mo ba ginawa, pare? Anong ginawa? Nagpagawa ng ribulto ng asawa niya sa bahay. Ribulto, pare? Ribulto, pare. Life-size sa bahay nila. Galing. Eh, alam mo yun, ting tatapat siya nun, may iyak siya. Mm-hmm. Sabi niya, sweetheart, bakit mo naman ako iniwan? Mm-hmm. Alam mo naman, hindi ko kaya mag-isa. Yeah. Eh, lumipas ang panahon, may naligaw sa kanya, pare, architect. Mm-hmm. Di, humarap sa ribulto. Sabi niya, sweetheart, alam mo namang mahal na mahal kita. Kasi may naliligaw sa aking architect eh. Pwede, susubukan ko lang. Yan. Pero ikaw pa rin ang nasa puso ko. Mm-hmm. Pare, after 1 week, ito na naman yung babae. Umiiyak na naman. Sweetheart, talagang wala kang kapalit sa puso ko. Talagang ikaw pa rin ang mahal ko. Talagang faithful. Ito ngayon, pare, may naliligaw, combo. Combo. Combo player. Mm-hmm. Ito na naman sa saribolto. Mm-hmm. Sweetheart, ito siguro naman, hindi ka magagalit. Itatry ko uli. Pero ikaw pa rin ang nasa puso ko. Yan. Pare, after 1 week, mm-hmm. Ito na naman, umiiyak na naman yung babae. Umiiyak? Umiiyak, sweetheart. Talagang wala makakapalit sa puso ko sa'yo. Mm-hmm. Eh, after a while, pare, may naligaw, negro. Negro. Ito ngayon, balik na naman siya. Mm-hmm. Sweetheart, last na ito. Last na. Last na, last na. Itatry ko lang. Yan. Pero ikaw pa rin ang nasa puso ko. Faithful talaga. Pare, after 1 week, mm-hmm. Ando na yung babae sa ribulto. Yan. Alam mo sabi? Ano? Sweetheart, goodbye. Mga kaibigan, kami nga pala yung humihingi ng pamanhin. Alam niyo sa itong kasama ko to, kasi nabalitaan niyo ba, ito ay nagkasakit ho noon. Mm-hmm. Dahil yan, sa sobrang inom, katakawan sa alak. Yung nga nangyari sa amin sa room, naalala ko, yung naka-check-in ho kami sa isang first class hotel, magkaiwalay ho kami ng kwarto. Kunain niyo ba isang gabi, kumatok nung si Chappie sa kwarto ko eh, Porky, Porky! Nung buksan ko yung pinto, eh, may daladalang isang boteng Johnny Walker. Ano, ano na naman yan? Eh, magiinuman daw kami. Ngayon na nagiinuman na ako kami, napansin ko, namumutla na siya. Kaya sabi ko, Chappie, bumalik ka na sa kwarto mo at mukhang lasing ka na. Hindi! Hindi ako lasing! Kaya ko pa yan. Maya-maya nagpalam sa akin. Paggamit ng comfort room, pinagamit ko. Alam niyo mga kaibigan, maya-maya tumatakbo si Chappie, sumisigaw, Porky, Porky, may multo sa comfort room. Paano magkakamulto sa comfort room? Eh, nasa first class hotel tayo, nasa room tayo. Eh, talaga namang may multo eh. Paano nga nagkaroon ng multo ron? Eh, saan ka nakakita? Pag binuksan ko pinto, umiilaw. Pag sinasara ko, namamatay. Pag binuksan mo yung pinto, umiilaw. Oh. Pag sinarado mo, namamatay. Oh. Eh, lasing ka na nga eh. Bakit? Eh, sa refrigerator ka umihi eh. Refrigerator ba yon? Anong tingin mo? Kaya pala ang labig ng simoy. Jose! Yan ang sinasabi ko sa'yo. Inang ka na ngayon, hindi mo makakaya eh. Pambihira talaga mga babae? Bakit mo naman nasabi? Eh, sala sa init, sala sa lamig. Bakit? Galing ako sa opisina kahapon eh. Ay, yun yung promotion mo. O ngayon? Eh, pumasya lang misis ko. Hmm. Nag-ring yung telepono. Sinagot yung sekretary ko. Eh, sino raw? Yung anak ko raw, pupunta raw sa Baguio. Aba eh, nagalit yung misis ko. Eh, teka, bakit, ba't nagalit? Kasi sabi ng sekretary ko, Sir, nasa line ng anak ninyo. Magpapaalan daw. Sabay, hahalik na rin sa phone. O eh, anong sabi mo? Sabi ko, busy ako iya. Ikaw na lang magpahalik. Kukunin ko na lang sa'yo mamaya. Nako po, kaya pala eh. Kanina hindi ko makasagot sa mga tinatanong ko, ano? Ano yung tinatanong mo sa labas? Oo. Oh.
Ano masasagutin? Alam mo kakwenta-kwenta yung mga tanong mo. Oy, pare, to tell you frankly, as far as education is concerned, wala ka sakit. Education? Oh. Bakit? Saan ka ba nag-aral? Doon. Saan doon? Doon. Saan nga ron? Eh, kung mag-aaral ka rin doon. Paano malalaman kung magaling ang eskwelahan nyo? Law School of St. Andrews Field. Sa Amerika? Hindi, mababang paaralan ng San Andres Bukid. Hindi pa law school ka pa eh. And to tell you frankly, my friend, I finished my course. What course? Of course. Oh. And I study law. What law? Very law. Tanungin mo ako as far as criminology is concerned, wala ka sa akin. Criminology? Yes. Maraming nanonood sa ating jambogado, baka mapahiya ka. Akong bahala. Alright, simple question. Kapag ang tao nagpakamatay sa sarili, anong tawag mo ron? Suicide. Namatay sa loob ng bahay. Homicide. Namatay sa labas. Outside. Namatay sa labing ilog. Riverside. Namatay sa Amerika. Stateside. Nagkatabing namatay. Side by side. Namatay lahat. Pesticide. E kung Chinese ang namatay? Insecticide. Hoy! Porky Naval ba yung pelikulang Independence Day? Pare, ang galing ng mga effects. Sinabi mo pa. Kaya lang, masyado mo naintindihan? O bakit mo naman sabi hindi mo masyadong naintindihan? Kasi English ang salita. Hindi yun. Kasi ganito yun. Maraming taong nanood ng araw na yun, kaya sa balcony na ako nagpunta. Okay na sana upo ko eh. Akalain mo ba sa dami ng tao ron eh, merong mag-shot sa likod ko? Naglalampungan? Teka ma. Sa dami ng taong nandron, bawang kapal naman nila. Tsaka teka, para mo naman ang nasabing naglalampungan? Eh kasi sabi ng babae, sweetheart, tama na yan, tigilan mo na yan. Ako. Bah, matindi ha. Tapos ano pa nangyari? Tapos sabi ng babae, Aray, yung sing-sing mo. Hayop naman yung lalaki. Pati ba naman daliri ginamit? Anong daliri? Nagalit nga yung lalaki. Bakit ano sabi ng lalaki? Gaga, anong sing-sing? Irilos ko na yung nakapasok sa'yo eh. Naka, braso pala yun. Grabe sila magbintang, oh. Grabe talaga. Bumangit na naman. Eh, kailangan mo sabihin niya lang sinungaling daw ako. Sabihin ko siya, bari, kailaman hindi ko magagawang salingin ang buhok ng misis ko. Wow. Hindi ko magagawang pagbuhatan siya ng kamay. Hindi ka mo na sandali, pare. Nang minsan nakita ko, bakit puro pa sa ang katawan niya? Paa, pare. Paa ang ginamit ko, hindi kamay. Kaya sino ang sinungaling? Buset! Ay, kadalasan. Hmm. Ang normal na pagtatanong kapag halimbawa ako nagtanong, ikaw ang sasagot. Natural. Pero ngayon, ibahin natin. O, paano ibahin? Ang gagawin natin ngayon, ako magtatanong, ako ang sasagot. Ikaw magtatanong, ikaw rin sasagot. Ba, iba yan ah. Hmm. O, sige, call ako. Kaya ka. Kaya ko. O, sige. Handa. Okay. Eto tanong. Eto sagot. Wala pang tanong. Wala pang sagot. Eto tanong. Eto sagot. Wala pang tanong. Wala pang masagot. Ito mahimik ka riyan. Wait, kwento mo na. May isang lalaking putol ang dalawang kamay at putol ang dalawang paa. Dalawang paa, dalawang kamay, putol. Oh. Nasa loob siya ng isang kubo. Mm-hmm. Biglang nagkasunog. Sunog. Ano ang gagawin ng lalaking putol ang dalawang kamay at putol ang dalawang paa para maligtas sa sunog? Pwes, tanong mo yan, sagutin mo yan. Oo nga, no? Kanya-kanyang tanong, kanya-kanyang sagot eh. Tanong ko to, sasagutin ko siyempre. Siyempre. Ang ginawa ng lalaking putol ng dalawang kamay at putol ng dalawang paa, tinadyakan yung pinto. Pagkatapos, nagtatakbo. Hindi siya nasunog. Sandali. Tinadyakan yung pinto. Nagtatakbo. Eh, putol ng dalawang paa, putol ng dalawang kamay nun eh. Paano gagawin nun? Tanong mo yan, sagutin mo yan. Marunong ka ba ng naknak? Naknak? Bakit may naknak ha? Meron. Maganda yan, ha? Sige. Knock-knock! Who is there? Maraming lalaki. Maraming lalaki. Who? Chord. Millions of eyes can see what I am I so blind if nothing destroy with me it's a time. It's in time. Sandali lang. Asan yung maraming lalaki ron? Ti. Buse! Ano ka kalokohan ka lang nandito, hindi mo naalis yan. Ano?
balita ko sa bungerong airpot mo. Pare, pagdating dyan sa mga manok, pare, wala ka maano sa airpot ko tsaka sa akin. Ibig mo sabihin, may nalalaman kang tungkol sa manok? Siyempre! Subukan nga kita sa manok? Sure! Sa tilaok? Hmm. Halimbawa, ikaw nandito ka, hmm, yung manok, nasa sangkanto. Nasa sangkanto? Parang tilaok mo. Yun lang? Oo, sige. Simple, simple. Sige nga. Eto, makinig ka. Galing ah. Halimbawa, nandito ka, hmm, yung manok nasa ikatlong kanto. Tatlong kanto? Tatlong kanto. Ah, simple yan. Paano? Eto. Ba, galing ah. Halimbawa, nandito ka, nasa sampung kanto. Sampung kanto? Oo. Halimbawa, nandito ka, yung manok nasa baklaran. Sa baklaran? Oo, sa baklaran. Simple yan. Nasa Maynila ka, ha? O, ito. Ah, sige, sige. Ah, halimbawa, nandito sa Maynila, nasa baklaran ka, parang tilaok lang. Ito nga. Wala akong marinig, eh. Wala kang marinig? Wala. Hindi ka ba naman sira? Mula rito ang baklaran, marinig mo pa? Kasi nga, eh. Sa kabilang kwarto naman. Di... Hindi na makakatulog talaga eh. Pareho rin yung butas? Oo, oh, eh, magkabilang butas yan eh. Hmm. Yung sinip ko sa kabilang butas, sabi naman lang babae, wow, dynamite. Dynamite ng dynamite yung babae. Wow. Sinilog ko ba kami? Sumabog yung kung ano yun eh. Hmm. Pagsilog ko, hmm, gulat ako. Bakit? Ang laki ng katawan ng lalaki. Yung ba nagmamasel yung mga nagbabodybuilding? Mr. Philippines, Mr. Universe? Philippines, oo. Oh. Oh. Nung binuksan yung polo, tinanggal nyo ko, sabi ng babae, wow, dynamite. Oh, ang galing. Nung hinubad ng lalaki yung pantalon, nakabikini brief lang. Sabi, yeah, ng babae, wow, dynamite. Oh, ang galing. Nung hinubad yung brief, sabi ng babae, wow. Ano yan, Mitya? Naka. Alala mo nung bae, pabog ka ng ano, ng Kuwait, no? Kuwait? Mm-hmm. Ayun, nagkahiwalay tayo ng flight? Oo. Bakit? Ano nangyari sa'yo? Aba, isipin mo, parang pumipila ako ng ganyan sa aking papunta na ako, pasakay na ako, boarding na ako eh. Ah, kung hindi, mag-check-in ka mo? Oo, boarding na talaga yung airplane namin, nag-check-in muna ako. Oo, ngayon, nangyari sa check-in line? Parang umahaba yung linyang ganun, may nakita ako parang lalaki sumisigaw na sumisigaw. Anong lalaki yun? Kasi may dumadaan, may jumitad na eh. Ah, matanda na? Oo, eh, dumadaan kasi yung mga stewardess. Anong sinisigaw ng matanda? Ah, sabi parang ng matanda eh, uy! Chupain mo, chupain mo. Ano? Ang bastos naman nga. Parang nag-blast yung babae. Eh, ba't nang kahit naman sino eh? Sigaw mo naman ng ganon? Babay, yung ginawa ko parin. Medyo nanubog lang kung hindi ako nakikikwan. Eh, baka mamaya pati ako madama. Hindi mo sinuway? Siyempre, ba't ko kagalawin yun? Anong sinisigaw? Chupain mo ako, chupain mo. Masagawin mo, bastos naman nga. Parin, mamaya, tapos na lahat siya. Hmm. Nandun na kami ngayon sa aeroplano, andun rin pare yung matanda rin. Sa loob? Oo, eh, nagkataon din pare yung sinisigawan niyang babae. Yung stewardess, eh, nandun rin din. Ah, doon nakasakay yung stewardess? Hmm. O, ano nangyari? Saba pare, makita yung babae, biglang sumigaw naman, uy, chupin mo ako, chupin mo ako! Ang bastos ng matanda talaga yun, eh? Pare, hindi nakatigil yung nakatis yung babae, lumapit. Sinampal yung matanda? Sinampal yung matanda. Sinampal, ha? Hmm. Pero niya, pare, may nampamani. Sino yung babae? Hmm. Walang nga, bakit mingin pa man yun? At pagkatapos, pare, hinawakan yung kamay, nag-bless na nag-bless. Nagmano yung babae doon sa matanda? Mm-hmm. Bakit? Ba, nilapitan ko, nalaman ko. Ano? Uncle pa niya pa lang, kaya tsupain. Sus, Maria Jose. Akala ko kung ano na yun. Ako rin, eh. Iniisip kasi, masama. Buset. Ah, Chucky, bago nga pa tayo magpatuloy. Mm-hmm. Mga kaibigan, I'd like to acknowledge some person, you know, who just arrived from Hong Kong. Ano siya, kasi mga kaibigan, nagsiyaw kami sa Hong Kong para dun sa mga kababayan natin, mga Filipino domestic helpers. Opo. I hope you won't mind. I-acknowledge lang namin sila, but we have a problem here. They don't know how to speak Tagalog or English. Kaya babati namin sila in Chinese language. Mm-hmm. Yun yung itatanong, Mr. Isong Chinese o ako. Totoo po yun. Ang tatay ko tiga amoy, nanay ko tiga Pukien. Kaya magulang ko, amoy Pukien. Teka, sandali. Bakit eh? Huwag mong pagdugtungin ang sagwa na dati. Eh, yun, ba sana magulang? Huwag mong pagdugtungin. Baligtan rin natin, baka di masagwa. Sige. Sila ay tiga Pukien amoy. Amoy pa rin eh. Sige na nga, ako na babatiin ko na. Ako na babati, turuan mo ko ng Chinese. Mahirap ang Chinese. Kaya nga nagpapaturo eh. Eh madali lang, ano bang gusto mo malaman sa Chinese? Kabi ngayon, di good evening. Good evening. Yan. Yan yan, madali sa Chinese yan. Good evening. Mm-hmm. Makinig ka ha. Kowe lai ping. Kowe lai ping. Lagyan mo feelings. Kowe lai ping. Kowe lai ping. Very good. Ano pa? Good morning. Good morning. Madali din sa Chinese yan. Good morning. Tingnan mo ha. Ping lai, koe. Ping lai, koe. Very good.
Ano pa? Teka, teka, sandali, sandali, sandali. Dako. Ano yung good evening mo? Good evening? Oh. Kawalaiting. Yung good morning mo? Tinglay. Kawai. Mukhang bumaliktad lang eh. Ano bang kabaliktaran ng gabi? Maga. O, di baliktarin mo rin. Yun lang yata alam mo. Hindi, gusto mo, English gagawin kong Chinese. Wow, ang galing. Mahirap yan. English, Chinese. Yan. Washington. Uy, ang galing. Ha? English yan. Washington. Sa Chinese, Tong Xing Wa. Bakit Chinese yun? O, sige, ano pa alam mo? Si Raulo. Si Raulo? Oo. Oh, sa Chinese? Mahirap sa Chinese. Si Raulo. Oh, sa Chinese, Wang Bu. Huwang... Teka, sandali. Mukhang merong katunog pag bumaligtad eh. Pag binaligtad mo... Ako yung nakakahalata sa'yo kayo na kapag mabaligtad, ha? Chinese yan. Sige, ano pa alam mo? Hindi na virgin. Maraming babaeng nanonood, ha? Huwag kang matakot, Chinese. Hindi man nila naiintindihan eh. Sa bagay. Hindi na virgin. Sa Chinese, Huang Lu. Huang. Bakit na naman? Ang sagwa na babagsak ito. Bakit na naman? Huang Lu. Wang? Huwag mo'y tugtong yung wang-wang lulang. Ayusin mo. Gusto mo, drama. Drama. Ipakita mong aking ina. Huwag ang galing. Ipakita mong aking ina. Sa Chinese, siomai, mami. Na-order ko yan sa restaurant eh. Sa German tayo. Mas lalo akong sanay. Serious na tayo ah. Akong bahala. Ano sa German ang tsokolate? Van Houten. Ba, masarap yan. Yes, you have chunky fruits, nuts. Kompleto po yan. Van Houten. Ano sa German ng bakla? Zip-zip Houten. Ano zip-zip Houten? Huwag kang mag-hysterical. Papaliwanag ko sa'yo. Ang salita sa kala, squitin of the tweetin Hacken. Yung tsokolate na Van Houten. Parang Tagalog eh. German yun. Ano sa German ng matandang dalaga? Matandang dalaga? Yan. Zahot sa Houten. Zahot sa Houten. Natanda ba naman? Hi! Ano sa German ang matandang binata? Lailay na Houten. Bakit ba puro Houten? Hindi na siya naman Houten, Houten. Parang Tagalog eh. German. Ano sa German ang playgirl? Playgirl? Yan. O open sa Houten. Yung hostess. Sawa sa Houten. Parang Tagalog talaga. German, German. Ano sa German ang byuda? Zavig sa Houten. Ano sa German ang tomboy? Walang Houten. Eh yung dalaga? Vitin sa Houten. Ano sa German ang buntis? Dahil sa Houten. Yan ang kapanganak na. Hevalik sa Houten. Ano sa German ang madre? Galit sa Houten. Ay yung tare? Vigong Houten. Ano sa German ng mga lalaking binalayo ng mga babae? Bauhoten. Ano sa German ang sugar daddy? Hothoten. Hay! Kumunta na tayo. Buti pa. Naman tayo. Ay, mas lalo ko sanay. Baka naman, katulad na kanyang kalukuhan na naman, ha? Hindi, ako bahala. O, sige, German tayo, ha? Sige. Ano sa German ang kotse? Volkswagen. Volkswagen? Hmm. Okay, okay, tama. Ano sa German ang lumang kotse? Kalampagen. Parang talagalog talaga, eh. German, eh. Yung kotse, Volkswagen. Hmm. Lumang kotse, Kalampagen. Yan. German yan, ha? German. Hindi mo ako niloloko. Hmm. Ano sa German ang hindi na virgin? Broken hymen. German yan, ha? German. Ano sa German ng kalbo? Pakin kabi. Bise! Pabuti pa, umawit na tayo. Matal lang tayo. Hmm. Di ba naalala mong minsan tayong nagsosyo eh, kamoy gusto pang matuto ng mga Hapon at saka ng German? Oo nga eh. Eh kasi naman ikaw eh, hindi ka nag-aaral kasi nagpunta tayo ng German at saka ng Japan eh. Eh paano mo naman nakakilala kung babae itong Hapones eh? Ang pangit ng pangalan? Ang pangit? Oo. Oh. Bakit? Alam mo pangalan ng Japonesa? Ano? Fukiko. Alam mo piludo? Ano? Mikuto. Wala nga, sagwa talaga. Fukiko Mikuto. Wala nga. Sagwa eh. Pero parang kasing tulog din yung nakilala kong lalaki. Hapon doon o Pilipino? Pilipino naman yun. Ano nangyari? Ba pare, ang pangalan pare, ang sagwa. Ano bang pangalan? Ang pangalan niya pare dito sa Pilipinas eh, Casimiro Bucayo. Casimiro Bucayo. Pilipinong-Pilipino. Hmm. Pilipino. Pare, nung mapunta ng Amerika, ibang klase na pangalan niya. Nagbago pangalan? Nagbago pangalan. Ano pangalan ngayon? Casimir Bucay. Isa sa buong yan eh. Turan mo akong mag-Hapon. Walang problema. Oh, sige. Ano ba sa Hapon yung motorsiklo? Motorsiklo? Oo. Darawagurong. Parang Tagalog eh. Hapon. Darawagurong. Hmm. Eh yung tricycle? Patrogurong.
Hindi Tagalog yan, ha? Hapon ang kulit mo, eh. Tatrogorong. Yan. Ano isda sa hapon? Garunggong. Masama na yan, ha? Hindi, hapon yan. Garunggong. Yan. Ano sa hapon ang alila? Otosang. Parang Tagalog talaga. Hapon ang kulit, eh. Ano sa hapon ang factory ng sigarilyo? Yoshigawa. Yoshigawa. Hindi mo ko niluloko talaga, ha? Hapon. Ano sa hapon ang payat na payat? Puro buto. Ay, matanda-matanda na. Kuru-kurubot. Ay, yung hindi na virgin. Wala sa kiki. Ay, yung virgin. O, sir, kiki. Buse! Eh, sa narating na lugar, wala ka sa akin sa Kalahati, eh. Narating na lugar? Yes! Mite, you travel around the world? I travel around the world and sometimes the world travel around me. Kanang English. Masarap sa English, eh. Mali na may English mo, eh. Ibig sabihin lang mong katawagan, ha? Sa iba't ibang tao, sa iba't ibang lugar. Okay, susubukin kita. Sure. Imagine mong nasa Hawaii tayo ngayon. Hawaii. Maraming lalaki, maraming babae, may mga bata. Aha. Ano ngayon ang tag mo sa lalaking tiga Hawaii? Hawaiano. Yung babae? Hawaiana. Yung anak? Pinya, yung kanilang pinakto. Yung anak ang tinatanong ko. Sumagot ka na matino. Hige. Amerika. Amerika. Anong tag mo sa lalaking tiga Amerika? Amerikano. Yung babae? Amerikana. Yung anak? Pantalon, yung katero ng Amerikana. Sasagot ka ba ng matino o ano? Amerikan lang ako. Ayusin mo. Hige. Alaska. Alaska. Anong tag mo sa lalaking tiga Alaska? Eskimo. Yung babae? Eskima. Yung anak? Eksema. Anong eksema? Ayun yung bagsak eh. Pilipinas. Pilipinas. Bicol. Bicol. Tiga Bicol ka. Aha. Anong tag mo sa lalaking tiga Bicol? Bicolano. Yung babae? Bicolana. Yung anak? Bukol-bukol na. Anong bukol-bukol na? Laguna. Laguna. Anong tag mo sa lantaga Laguna? Langguneño. Yung babae? Langguneña. Yung anak? Langgunisa. Hoy! Anong Langgunisa? Metro Manila. Metro Manila. Makati. Makati. Anong tag mo sa lalaking tiga Makati? Makatino. Yung babae? Makatina. Yung anak? Eh, kamutin mo na. Nabotas. Nabotas. Anong tag mo sa lalaking Nabotas? Nabotas no. Yung babae? Nabotas na. Yung anak? Ay, maluwang na. Buisir! Oh, gusto mo sa Hawaiian tayo? Ako magtatanong. Anong gusto mo malaman sa Hawaii? Ano sa Hawaiian? Cesarian. Cesarian? Mm. Sa Hawaii? Mm-hmm. Tahitian. Ay, yung bakla. Waikiki. Buse! Palibasa, wala kang punting-Inglis. Tagalog eh. Naalala mo na magtanghal tayo sa Japan kasama si Tito Dolphy? Oh, limang araw tayo ron. Sa libon, sa loob na limang araw na yung pinag-aralan ko salita ng Kapon. Limang araw? Na ako yung magtanghal ng Frankfurt, Germany. Pinag-aralan ko salita ng German. Hapon tsaka German? Ay, gusto mo, turon, hindi kasarapan nila. Walang bayad eh. Oh, pero walang kalokohan yan, ha? Ako bahala. Sige, turuan mo akong hapon. Sure. Ano ba sa hapon yung dahon? Dahon? Oo. Honda. Ano ba niloloko mo rito? Hapon yan, akong bahala sa'yo. Lalagyan mo na ng feelings. Pakiulit mo nga, ano sa hapon yung dahon? Honda with feelings. Dahon. Honda. Yeah. Sigurado kang hapon yan? Hmm, hapon yan. Parang hawig sa Chinese, binabalik ito, yun, no? Medyo hawig, ano? Pero hapon yan. Upakang kita dito. Akong bahala. Ano sa hapon ang magazine? Wakasan. Anong wakasan? Iyan ang magazine sa hapon. Tunog comics yan, eh. Akong bahala sa iyo. Ayusin mo. Hmm. Ano sa hapon ang uod? Burate. Ay, yung ahas? Maraking burate. Uy, ano naman burate? Parang naman kalukuhan, eh. Serious tayo. Oh, sige. No more fooling around. No more fooling around. I-Englishin ko, hahaponin mo. English, hapon? Kaya mo? Akong bahala. Serious, ha? Sure. English, hapon? Sure. Ano sa hapon ang, is this your car? Is this your car? Ano sa hapon yan? Automoto. Parang Tagalog din. Hapon. Ayusin mo. Akong bahala. Ano sa hapon ang, is this my car? Is this my car? Ano sa hapon yan? Oto ko to. Niloloko mo ata ako eh. Ano yung pulit eh? Ano sa'yo? Sino ba nag-aral? Ikaw. O, rakit ko to eh. Isang hapon na lang yung English yan, ha? Oh, serious ang English, hahaponin pala. Okay. Ano sa hapon ang is this your noodles? Is this your noodles? Ganyan, ano sa hapon yan? Mickey Moto. Restaurant yan eh. Akong bahala. Ano sa hapon ng kalbo? Bembo Roco. Artista yan eh. Ang hinali sa litang hapon, inihalo sa Tagalog. Sa mga hayop naman tayo. Sa hayop? Ano ang baboy sa hapon? Baboy? Yan. Kamu-kamu. Ayun, gwapo. Kamu-kako. Buse! Ano ka kalukuhan? Porky, naalala ba nung mag-show tayo sa Philippine Plaza?
Teka, December ata yun. Hmm. Yun yung kasabay natin si Shasha Padilla ata. Uh-huh. Bakit ano naalala mo ron? Aba, isipin mo sa dami-dami ng tao na sa Crystal Ballroom. Uh-huh. Aba, minakit ako pare doon sa gilid, pinipilit ubusin yung alak pare. Samboting alak! Ibig mo sabihin, habang nagkakasihan yung mga tao, nag-iisa siya rin, nagpapakalunod sa alak? Mm-hmm. Eh, baka naman may problema yung tao. Aba pare, right after our show, nilapitan ko at nalaman ko talaga may problema nga. Kinausap mo? Oo, aba ako. Abay, binigyan ko ng moral support. Tama, tama. Moral support yan. Ang sabi ko, kaibigan, ang tao habang nabubuhay, may pag-asa pa. Tama. Yung hang mamatay ka, may pag-asa ka pagkatapos. Sandali, sandali, sandali lang, sandali pare. Yung buhay may pag-asa, pero yung patay wala nang pag-asa yan pare. Mm-hmm. Diyan ka kulang na impormasyon. Ano naman kulang impormasyon? Ang tao, pag namatay, may pag-asa pa. Kalokohan. Pag ang tao namatay, walang nakakaalam kung anong mangyayari sa kabilang buhay. O, sige. Pagpalagay natin mamatay ka. Teka, bakit ako? Eh, sino? Bakit hindi ikaw? Wala na magkukwento. Oh, eh, bakit hindi yung mga nanonood na yan? Abay, wala na magbabayad. Eh, bakit nga ako? Bayad ka naman eh. Oh, sige, sige, ako na. Halimbawang mamatay ka, knock-on-wood naman. Knock-on-wood, oh. Two things may happen to you. Ganun ba yun? Oh, mari ka maging alabok ng lupa o kayo'y maging pataba ng lupa. Ah, alabok o pataba ng lupa, ha? Pare, pag kayo naging alabok ng lupa, maswerte ka. Ba't mo naman nasabi? Liliparin ka ng hangin, pre-trip around the world hanggat bihangin. Ah, okay pala. Pag kayo naging pataba ng lupa. Two things na naman yan. Two things may happen to you again. Ano-ano? Maari kang maging magandang bulaklak. Bulaklak? O matayog na punong kahoy. Ah, punong kahoy. Pare, pag kayo naging magandang bulaklak, maswerte ka. Ba't mo nasabi? Abay, hahalikan ka naman nagaganda ang dalaga. Hahalikan ako ng mga babae? Siyempre. Wow! Sa wakas, makakatkin din ang tao. Bullshit. Okay. At pag kayo naging matayog na punong kahoy, two things naman yan. Two things may happen to you again. Ano-ano? Maaari ka maging tabla. Tabla? O kayo'y maging papel. Ah, papel ha? Pare, pag kayo naging tabla, maswerte ka. Eh, ba't mo nasabi na naman? Abay, magiging pundasyon ka na maglalakihan gusali. Katulad ng mga building sa Makati? Yes, sir. Ah, mataas ha? At pag kayo naging papel? Two things na naman yan. Two things may happen to you again. Ano-ano? Maaari kang maging papel na sulatan. Sulatan? O toilet paper. Parang hindi maganda yung karnadawa mo. Pare, pag kayo naging papel na sulatan, maswerte ka. Ba't mo naman nasabi? Aba, isa isusulat ang magagandang tulain, awitin, kahit ng ating saligang batas. Yan, maganda yan. At pag kayo naging toilet paper, parang ayoko na marinig. Two things may happen to you again. Ano-ano? Maaari kang gamitin ang kababaihan sa likuran? Aray ko. O sa harapan? Yan, dyan, dyan! Tama ko dyan, dyan! Dyan, tama ko dyan! Pag kayo ginamit sa likuran, maswerte ka. Paano nangyari yan? Abay, malapit ka na sa langit-langitan. At pag ikaw ginamit sa harapan, pinakamaswerte ka. Bakit mo nasabi? Doon masasabing there is happiness after death. Wow! Sarap palang mamatay. Oo, pero pansamantala lang yon. Bakit? Pag i-bless ka na, yun ang simula ng impyerno mo. Buzay! Ang binabalita mo sa akin pa rin, yabo yung uncle mo. Oo, yung uncle kong galing ng Saudi. Bakit mo sabi? Dumating yung isang araw, sinundo ko eh. Hmm. Eh, siyempre, eh, alam mo naman sa Saudi, bawal ang babae. Hmm. Eh, sabi ko, Uncle, gusto mo, ititit kita. Yan. Saan mo ko dadali? Sa mga kasa, sa babae. Bo? Sabi niya, alam mo, porky, pagdating sa babae, hindi mo ko maunahan dyan. Galing. Ay, abang, isipin mo. Hmm. Isipin mo, Uncle, mas marami kang natikmang babae kaysa sa akin. Ba? Gusto mo, subukan mo ko eh. Yan. Sa papanong paraan, magpunta ka ng kasa dyan, kumuha ka ng babae, paamin mo sa akin yung eng-eng, hulaan ko yung pangalan, tsaka yung lugar kung saan. Eng-eng lang? Oo, amoy lang ng eng-eng. Grabe. Di sabi ko, sige Uncle, umalis ako. Punta ako ng Misericordia. Yan. Kumuha ko ng babae. Yung hila-hila? Oo, oh, hila-hila yung tss, yung ganun. Sabi ko, ne, anong pangalan mo? Mercy. Sige, pagkatapos natin, paamoy lang ng eng-eng ha. Bakit to? Para souvenir. Mm-hmm. Hindi natapos na kami. Yan. Ginanong ko na yung eng-eng. Yan. Sabi ko, Uncle, dito na ako. Amuyin ko. Si Mercy ng Misericordia. Kagaling naman ha? Amoy lang na amoy. Kagaling. Nakilala na eh. Yan. Kinabukasan, napunta naman ng Quezon City. Yan. May nakuha ko rin pangalan ni Brenda. Brenda. Di pa uwi na ako. Na ano ko na eh. Yan. Uncle, dito na ako. Amuyin ko. Brenda ng Quezon City. Kakalim talaga, no? Naamoy lang na, wala amoy ba? Lang? Sabi ko, Uncle, nakachamba ka lang, isang subok na lang. Yeah. Lumakad ako ulit kinabukasan. Hmm. Eh, Sabado. Ang daming tao, wala akong makakuha ng babae. Yeah. Nung pauwi na ako, nag-aalala ako, sabi ko, ano ko yung paamoy ko rito? Mm-hmm. Ang ginawa ko, inano ko yung puwit ko. Yung ganun? Yung puwit ko. Hmm. Sige. Yun ang sinundot ko. Yeah. Pag-uwi ko, Uncle, andito na ako. Yeah. Amin ko. Amin ko nga uli. Alam mo sabi? Ano? Bago yan ah. Pakilala mo naman ako.
Pare, naalala mo yung mga barkada natin sa immigration? Sila paring Rudy. Eh, misan eh, pag wala tayong show, wala mga naka-standby ako ron eh. Oo nga. Misang hapon, may lumapit doon, Chinese. Sabi niya, pale. Bakit? Sabi nung barkada natin, gusto ko sana maging Pilipinong citizen eh. Ba, ang galing. Eh, sabi nung immigration, madali yan. Paano mga gagawin ko? Meron lang tatlong batas. Yan. Papatay ka ng tamaraw. Yan. Re-rape ka ng ita. Yan. Tapos inom ka ng tatlong lambanog na galon. Tatlong galong lambanog? Sabi niya, madali lang para. Sabi na, paktay ko tamaraw. Re-rape ko sa ita. Iinim ko tatlong lambanog. Yan. So, malis na yung Chinese. Malis na. After 1 week, nandun na naman ako, bumalik yung Chinese. Bumalik? Lasing pa eh. Lasing? Pale. Sabi ng Chinese, ayoko na mag-Pilipino citizen. Naku. Sabi ng Iglesia, bakit? Mahirap pala eh. Ba't ang nangyari? Nainim ko na yung tatlong galon ng banog. Napatay ko na yung ita. Pero hindi ko malip tamaraw. Bilis takbo. Nga. Nagkabalibalik to na lasing. Porky, magaling ka bang kuminti din ang usapan ng hayop? Oo naman. Ako, may alam din. Ikaw? May alam din? Hindi mo alam, pare. Nag-aaral ako din yan. Alam mo, minsan medyo mijingil na matandang lalaki. Sabi ng ahas. Sabi naman ng kalabaw. Mabo. Bumabo. Sabi naman ng manok. Ano sabi ng manok? Gagapatak. Gagapatak. Tapos minalik kong dalawang pusa, mare, nag-aausap. English pa usapan eh. English ha? Oo, naghahabulan nga sa bubungan yung dalawang pusa eh. Eh nasa kondisyon yung pusang babae, hinahabol yung pusang lalaki. Sumigaw yung pusang lalaki. Mor. Oye, ano sabi ng pusang babae? Now! Sa India, pare, nag-aral akong tinatawag na power of the mind. Power of the mind? Yung may tawag sila dyan, telekinesis mo, telekinetic. Basta may tele-eyes na yan. Yan, pare, ang kapangyarihan ko. Naiintindihan ko usapan ng hayop. Porky, usapan ng hayop, naiintindihan mo? Naiintindihan ko yan. Walang nakapagdata ka. Bakit? Eh, baboy ka eh. Oo. Yung power of the mind. Oh, sige. Nakarinig ka na ba na pala yung kalapati nagliligawan? Hindi nga nakakaintindi niyan eh. Pare, yung palang kalapati yung pinakamahil na hayop sa buong mundo. Hindi, rabbit. Kalapati. Ang galing ha. Pare, minsan eh, naimbitan ako ng barkada ko eh. Aha. Si Glenn, kilala mo yung Glenn na yun? Si Glenn? Oo, maraming alagang kalapati pala yan, pare. Aha. Narinig ko yung kalapating lalaki, nililigaw niya kalapating babae. Ang galing ha. At alam mo, sabi ng kalapating lalaki din sa babae? Aha. Paturok! Paturok! Sabi ng kalapating babae, turok mo! Turok mo! Buset! Tsaka ko, pare, hindi lang yan. Naimbitan ako, piyesa somewhere in Bulacan eh. Yan yung Kevin. Kay Ben, oo. Piyesa sa kanya lang, niinom namin nung pare, beer. Beer. Alam mo naman ang beer. Siyempre. Ang tendency niyan, jingle ka ng jingle. Siyempre. Nung tatakbo ko ng comfort room, eh, ang daming tao. Iyan. Eh, hindi ko na mapigilan yung pag-jingle ko. Iyan. Ang ginawa ko, takbo ko sa likod ng bahay. Sa likod. Doon ako jimingle. Iyan. Akala mo nung jimingle ako, minaring ko tatlong hayop nagbubulungan sa likod ko. Tatlong hayop? Kambing, baka, tsaka yung pabo. Naintindihan mo? Ako pinag-uusapan, pare. Nakuha. Alam mo sabi ng kambing? Iyan. Sabi ng baka, honga, honga. Eh, ano sabi ng pabo? Yung pabo? Laki. Buisit! Thank you very much. Diba, pare, marunong mga using a sentence? Oh, pero meron muna ako. Meron ka? Oh, sige. Sige. Use curtain and kitchen in a sentence. Curtain and kitchen. In a sentence. We have a nice curtain in our kitchen. Pwede na, pero mas maganda yung sa akin. Meron ka? Meron. Use curtain and kitchen in a sentence. Oh, sige. Aray! Huwag mo kong curtain, mas kitchen. Nga! Ay, kaya. Ganyan ang gusto mo labanan, ha? Meron ka rin ba? Oh, sige. Oh, sige. Use parachute in a sentence. Parachute. Hmm. Parachute is a device used for emergency landing. Ang galing. Pero meron pa mas maganda dyan. Meron ba? Hmm. O ikaw nga, use parachute in a sentence. Parachute in a sentence. Yan. Ling, huwag kang malikot, parachute. Uy! Ay, hindi gusto mo labanan. Ay, pero ba malaki ng lolo mo? Yun nga pala. Bakit? Pare, maniniwala ka, pare, nung nakaraan lang, ating ginunita, pare, ang katapangan ng ating mga bayani. Yung mga guerrilla. Guerrilla.
Oh, sabagay, natail device ano? Pa yan, pare. Oo, oh, yung kay MacArthur. May kay MacArthur. Pare. Naalala ko, pare, lolo ko. O, ano ba yung lolo mo? Pare, ang lolo ko, pare, guerrilla rin. O, ngayon? Ang tapang noon, pare. O, ba't mo naman ang sabi matapang? Oh, aba, pare, isipin mo, pare, humarap yan. Dalawang hapon, nag-iisa lamang siya. Ano sandata niya? Walang sandata. Walang sandata? Walang sandata. Ay, yung mga hapon? Ba, pare, may dala-dalang bayoneta. Ba, yung mga samurai? Samurai. Ba't tapang naman ang lolo mo? Paglabas na paglabas ng bahay ng lolo ko, nakita ka doon dalawang hapon. Sinalubong niya yung dalawang hapon. Sinalubong, ha? Sinalubong. Tapang talaga. Nauna yung nasa kanan, pare. O, ngayon? Humarap ang lolo ko. Humarap, ha? Pagkatapos, biglang tinaga ang lolo ko, sinangga ng kanan niya. Sinangga? Putol ang kanan. Putol ang kanan kamay? Oo. Ba, matindi. Tumakbo? Hindi, pare. Lolo ko yan, tapang yan. Ah, hindi tumakbo, ha? Pagkatapos, maya-maya, pare, yung hapon sa kaliwa. Tinaga naman siya. Putol. Sinangga ng kaliwa. Yan ang nangyari. Putol. Yan, tumakbo na. Hindi, pare, yung tapang yan, lolo ko. Putol na yung kanan sa kaliwa, hindi pa rin tumakbo? Hindi tumakbo, pare. Pilipino yan, pare, matapang. Tapang, ano nangyari? Pagkatapos, maya-maya, pare, nagsalita yung hapon. Eh, marunong mo intindihin, pare, yung lolo ko ng hapon? Ano sinabi? Nagalit yung hapon, nagmura yung hapon eh. Nagmura? Nagalit yung lolo ko. Anong ginawa lolo mo? Sinakal yung dalawang hapon. Ah! Sandali, 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 sandali. Putol yung kanan tsaka kaliwa, paano sasakulin yan? Ayun ang hindi naikwento ng lolo ko. Mga kaibigan, ako po'y nagagalak na sa gabing ito'y makasama po namin kayo. At doon sa mga ilang ho nakapanood sa amin, nais ko pong sabihin din sa inyo na itirog po ang huli naming pagkatangkal na magkasama. Teka, teka, teka. Anong huling pagsasama? Eh, sinasabi ko si Anle, pare. Nung gagawin mong pag-alis, akong bahala sa'yo, pida ka rito. Nakakahiya pa eh. Akong bahala. Mga kaibigan, ang aking pong kasamang ito'y nagkaroon ng isang karangalang bihira pong mangyari sa mga entertainers na katulad namin. Siya po ay makakasama ng mga batikang mga awit nating tulad nila Diomedes Maturan, Rick Manrique Jr., Ray Cards, Pilita Corrales sa kinagawa nilang paghahatid saya sa iba't ibang panig po ng daigdig. So bagamat nagdurog ang aking puso't isipan, karangalan ko naman pong ipakilala sa inyo ang aking kasama, si Porky. Palakpakan naman po natin. Thank you, thank you. Thank you. Thank you, pare. Thank you. Thank you. At mga kaibigan, dahil nga po sa kanyang nakatakdang pagyao, kami mga... Sandali, sandali, sandali lang, sandali. Yung lagi lang natin, ano yung... Ako ba ipapatay mo, ibibida mo? At sinong may sabing mamamatay ka? Masasabi mo lang yayao eh. Tignan mo itong taong ito. Alalahanin mo ko yung nagtagal sa Bulacan. Eh, ano ngayon? Sa mga Bulakenyo, ang ibig sabihin ng salitang yayao, aalis. Paano mo napatunayan yun? Abay mga kanikain, naang! Ako po yayao na. Hala, dumaang sama mo na makapagpaalam. Ang ibig mo sabihin, yung yayao tsaka alis, iisa? Iisa lang yan. Hindi mo ako tinatarantado rito? Bita ka rito, kung bahala sa yan. Bita ako yan, ha? Siyempre. Sige, sige, tuloy mo. Katunayan nga po mga kaibigan, pagkakalooban namin siya ng tatlong gabing lamayan. Sandali, sandali. Anong tatlong gabing lamayan yun naman yun? Abay, bibigyan ka namin ng kasalo-salo. Tatlong gabing walang matutulog, magdamagan ng kasiyahan. Walang matutulog? Oh. Pwes, ang tawag niyan sa English, stay in. Ah, stay in. Huwag mong Tagalog eh, masagwa mong sa Tagalog. Stay in ang tawag dyan. Mahilig ako sa wika natin eh. Saka bakit tatlong gabi? Dapat isang gabi lang ang despedida, mapapagod ako niya. Lalo hindi ka mapapagod. Bakit na naman? Nakahiga ka lang sa gitna eh. Oh, hindi. Anong nakahiga? Dapat istimahin ko yung mga bisita ko eh. Sa pag-iistima, ano pa ang silbi ko bilang kaibigan mo? Ang kaibigan mo at kaibigan ko isa lamang. Ako nang bahala mag-istima. Kung bakit ka namin nilagay sa gitna para makita ka ng papasok at kung bakit ka nakahiga, you need complete rest. Malayo-layo ang pupuntahan mo. Hindi ba pwede nakaupo? Mas makapagpapahinga kapag nakahiga ka. Sige, nakahiga na. Ito pa maganda. Bakit? Maglalagay kayo ng puso yan, madyugan, saklaan. Yes, cool. Yan ang puso yan, saklaan na sugalan. Fundraising project. Para may pang-packet money ka ng bago umalis. Fundraising project, ha? Siyempre. Kailangan ba yun? Siyempre. Ayoko nadidihado ko sa abroad. Sige, lagyan ng sugala. Ito pa maganda. Bakit? Pagkakalooban ka namin isang coaching itim na sasakyan mo. Anong coaching itim? Abay, nakita mo presidential car, limousine. Special ka. Special din ang sasakyan mo. Katulad na sa mga kanyang? Siyempre! Oh, VIP ah. May kurtina sa paligid yan. Para saan naman yung kurtina? Abay, kutanghalin tapat tayo alas. Proteksyon laban sa araw. Di ba tinted na uso ngayon? Obsolete na yun. Face out na yun. Malaki yung kotse. Mahaba. Doon sasakay yung misis ko at saka yung mga anak ko. Hindi, nag-iisa ka lang sa loob. Nakulang ka ng kotse, nag-iisa ako sa loob. Paano malalaman ko sino yung hatid namin kung isasama namin ang pamilya mo? Eh di malungkot naman ako ro. Alam kong isipin mo, hindi ka malulungkot. Bakit? May sarili kang driver, full uniform. Ba-VIP talaga. Tapos yung driver may assistant, yun ang nagpapatugtog ng stereo. Anong stereo? Sound tripping, mga nelsidaka, platters, bijis. Parang hindi ka naman nalulungkot sa loob.
Wow. Burgis ang dating. Something, all right. Siyempre. Yeah. Ngayon, yung mga mahal mo sa buhay na hinahanap mo, nasa likod mo, kasunod mo, nag-iiyakan. Sandali, sandali. Bakit nag-iiyakan? 6 na taon ang kontrata mo sa abroad. Pati nga ako umiiyak eh. Ayaw ka namin malayo. Mamimiss niyo ako. Ganyan ka namin kamahal. Sarap naman. Pagkatapos, dadalhin ka namin sa simbahan. Teka, bakit dadalhin sa simbahan? Para mabindisyon na ng parek. Malay sa tukso, hindi si Gracia at kapakamakan. Kailangan pa ba yun? May katong sikat mo, kakalimutan yung nasa itaas. Sige, sige, doon ang simbahan. Ngayong pagkagalit sa simbahan, iyan ang pagkakataong dadaling ka namin doon sa huling hantungan. Anong huling hantungan? Yung airport! Tinagalog mo na naman eh. Huling pagkikita, huling pagkasama, huling hantungan. Napansin ba yung mga cross doon? Walang cross sa airport. Yung buntot ng aeroplano? Buntot? Oo nga pala, cross nga pala yun. Hindi tapos na lahat yan. Yan. O yan ang pagkakataong ipapasok ka namin doon sa butas. Anong butas? Yung pintuan ng aeroplano. Ginawa mo na naman butas, pintuan yun eh. Magkakaroon ba ng pintuyo kung walang butas? Sige, butas na. Di, nasa loob ka na. Oo. O, papalitadahan na namin yan. Bakit may palitan na? Gustong ma-hijack? O, yung bambagong security ngayon sa airport? Param namin ligtas kang darating sa pupuntahan mo. Sige, palitadahan na. At ito ang pinakamagandang bahagi. Nang dahil sa kabutihang ginawa mo sa amin, pagkakalooban ka namin ng isang napakagandang alaala. Anong klaseng alaala? Plaque of appreciation. Wow, plaque para sa akin? Marmol. Ano na yan? Plaque ba marmol? Ang matagalan. Matagal ang inuwang sabihin, matagal din naman ang alaala namin sa iyo. Ah, para matibay. Ang ganda na kasulat. Ano na kasulat? Republic of the Philippines. Wow, okay. Department of Tourism. Uy, kasama tourism? Iba-iba yan eh. Okay. Plaque of appreciation. Yan. This plaque of appreciation is hereby awarded to in bold letters. Pangalan mo. Pangalan ko. Renato Gomez, a.k.a. Pork Chop. Ako yan. Born August 25. Sandali. Okay. Parang kinakabahan ako dun sa susunod mong sasabihin. Bakit? Alam mo? Parang alam ko na. Ano? Died. Bakit alam mo? Walang nga kay Lapid na yan eh. Hindi ka ba nakahalata? Sila, kayo na para alam eh. Buisit! Diba pala pare, naalala mo yung biyahe nating hatid sa'ya? Nung mapunta tayo ng Spain sa Rome. Sa Madrid? Sa Madrid ba yon? Oo. Yung merong arena doon, yung kwanang mga bullfight, yung mga toro. Pare, may isang restaurant doon, matindi. Wow. Ba, doon eh, halos lahat ng mga nasyon pumapasok doon eh. Ba? Eh, curious ako. Pinasok ko rin. Alam mo yung matakaw ako eh. Oo, nawawala kayo. Nagkataon may Pilipinong waiter. Sabi ko, Brad, boss, ano yun? Ano yung specialty ninyo? Nakita kong ano, umuusok ka, 2 bilog na malaki. Wow. Ayun ba, boss? Yun ang sizzling yaro. Sizzling yaro? Kako, ano yung sizzling yaro? Yun ang yag balls ng toro. Ba, masarap ba yun? Bigyan mo nga ako isa. Yan. Pare, nung matikman ko, matindi. Matindi. Yan. Natalo yung mga sizzling steak dito, yung mga... Filet mignon, T-bone. Wow. Pare, sarap. Halos araw-araw yun ang kinakain ko. Galing. Eh, nung huling paalis na tayo, pumunta ako ron eh. Kaya rin, parang minalas ako. Bakit? Nung umorder ako eh, bumunting sa akin, ang liit lang, parang kalamansi lang ang laki. 2. Maliit lang? Oo, sabi ko nga, waiter, psst! O boss, kaya naman. Bakit ganito ito? Eh, ang liit-liit naman ang binigay mo sa akin ngayon. Boss, pasensya na kayo. Torero na dali. Buisit!